Okay po, magandang gabi sa ating lahat ng mga taga-subaybay sa Debaters Convention. Ngayon po ay may gaganapin po tayong debate RCC at ng Iglesia ni Cristo. Ang topic na ito ay ginanap ngayong January 22, 2021, 8 PM. Live po yan sa Debaters Convention. Kung yung mga hindi ho makapasok dito sa room at nandyan po kayo sa Facebook page, i-search lamang po ninyo ang Debaters Convention. Itong live na ito ay mapapanood po ninyo dyan. Paki-like na rin ho at paki-share. Pwede ho kayong mag-comment dyan sa comment section. Ang topic po na pag-uusapan ng ating mga kaibigan ay may ganitong pamagat. Patutunayan ko na ang infant baptism ng Katoliko ay ayon sa Biblia. Affirmative side po ay si Melchor Manalili ng CFD. At negative side naman ho ay si Ka Michael Prado. Ayun ho ang ating oras na minuto ng pagpe-present, both side ho ay 15 minutes. Negative man yan o affirmative. Cross-examination naman po, 10 minutes. Tapos sa rebuttal, affirmative at negative, 15 minutes naman ho. 10 minutes sa cross-examination, both side, and 5 minutes naman ho na conclusion. Negative and affirmative. Ang ating pong rules ay babasahin po natin. Rule number one, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 15 segundo. Rule number two, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Rule number three, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number four, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand ng sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Tandaan po natin na sa rebuttal stand ng cross-examination ay maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Rule number 5, ang debater na makatatanggap ng tatlong warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 6, out of the topic are not accepted. 7, no side comment. Number 8, pinakamahalaga, no unpro attitude o unprofessional attitude. Rule number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Kapatid na Michael, kapatid na Melchor, sumasang-ayon ho ba kayo dito sa topic na ito? Yes. Sumasang-ayon po. Okay po, buksan na po natin ang unang tindig, ang affirmative side na si kapatid na Melchor na Manalili ng CFD. Bibigyan po kayo ng moderator ng 15 minutes. Start now. 15 minutes. Okay. So maraming salamat. Naririnig ba? Very clear ba yung aking sound o aking boses? Clear ba, Mr. Moderator? Sabihin clear lang po, ha, kung malika. Oh, okay. So maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating mga manonood at makikinig ng ating debate laban sa ating kaibigan, no? Na si Brother Michael, no? Okay, no? Salamat at kami ay nagkaroon ng discussion about sa infant baptism, no? Salamat, no? Ulitin ko po itong aming topic na ito ay hindi po ako yung nag-propose kundi po yung ating kaibigan na si Ka Michael, no? Na ako namang sinangayunan para lang mayroon kaming pag-usapan tungkol sa maginong usapan sa ating doktrina ng Simbahang Katoliko. Mr. Moderator, kainin mo na rin yung oras ko. Pakibanggit uli yung topic para marinig ng tapakinig. Kainin mo na rin yung oras ko na magsasalita ka. Topic, pakiulit po. Ang topic po ay patutunayan ko na ang infant baptism ng Katoliko ay ayon sa Biblia. Okay, so ayon sa Biblia po yung infant baptism. Yung pong infant baptism, yan po ay mga bata. At ang mga batang iyan ay tao, no? Ang tao po ay bata. Hindi po natin pwedeng sabihin yan ay hayop. Kapag ka ang isang tao ipinanganak ng tao, therefore, yan ay tao. Ang generic term o termino general, pag sinabing tao, o generic term pag sinabing tao, kasama dyan yung bata, matanda, lalaki, babae, no?
pag sinabing tao kasama dyan, no? Kaya bakit namin mayroon kaming doktrina ayon dito sa aming sisi, bakit mayroon kaming infant baptism, no? Dahil ayon doon sa Biblia na ating babasahin doon sa Mateo chapter 28, kung di ako nagkakamali, 19 to 20, ang sabi ng ating Panginoon, humayo kayo sa buong daigdig at bautismohan ninyo silang lahat, no? Silang lahat, pag sinabing lahat, kasama doon yung bata, matanda, lalaki, babae, lahat. So kung babasahin natin yung Biblia, no, gamitin muna natin itong total 15 minutes, napakatagal nitong ating stand, no. Sabi dito, bautismohan nyo silang lahat sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Walang sinabi doon i-etsepera ang bata, no. Walang sinabi doon sa talatang iyon ng Mateo 28. Babasahin ko po, no? Napakaganda po yung ating gagamiting talata. Ang sabi dito sa Mateo 28:19-20, ganito po ang nasasabi. Kaya't habang umahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang mga tao, no? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Gaya ng sinabi ko, general term or termino general, yung salitang tao, kasama dyan bata, matanda, babae, lalaki, no? Yung salitang tao. Kung titingnan natin yung sa dictionary, pag sinabing tao or man, kasama sila doon. Okay. Sabi, habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. No? Nandito doon, 19, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay, no? Okay. Bautismuhan, then tuturuan. Okay, sa lahat ng bansa ang mga tao kasama. Kaya nga ang sabi ni Jesus doon sa kanyang John, no, sa John chapter 2. Tingnan natin sa John chapter 3 pala, 3 ba? Verse 2, ano ang sabi dito tungkol kay Nika 3. So mag chapter 3:3-5. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos, no? Sabi, nagtanong si Nicodemus doon sa 4, sa 5, sabagot naman Jesus, pakatandaan mo sa 5, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, no? Ipanganak sa tubig. Ang tubig, ayon kay San Pedro, ay larawan ng bautismong nagliligtas para sa atin. Basahin natin. Ano ba yung tubig na sinasabi doon? Ito ang sabi ni San Pedro. Chapter 3, verse 20. Babasahin natin. Sabi dito, 21. Rather, 21. Chapter 1, unang Pedro, chapter 3, verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong naglilinis sa inyo. Ngayon, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kung hindi isang pangako ng Diyos. So, yung bautismo ay isang pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budi, naliligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Nakita niyo na. Ang tubig, sabi ni Jesus, maliban na lang ang tao ay ipinanganak muli sa tubig at sa Espiritu. Tandaan natin, ng Espiritu, nung bumawa, binautismo din sila sa Espiritu Santo during that time. No? At sabi ni Jesus, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo at ito'y isang pangako. Okay, no? So sabi rin, maliban na lang ang tao ay ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. No? That is the symbolism, that is a figurative ng bautismo, no? Maliban except a man ang tao. Okay. Ang bata ay tao, ayon mismo sa Biblia, hindi natin pwedeng sabihin ang bata ay hindi kasama sa terminong tao, no? Tao po ang bata, sabi rito sa John, no? Basahin natin. Sa John chapter 16 verse 21, sabi dito, kapag naghihirap na ang isang babaeng imanganganak, siya'y nahahapis. Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap,
Ngunit pagkapanganak niya, hindi na siya maaalala, sabi rito. Sa hirap, nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Dito sa mabuting balita, sanggol ang ginamit. Pero dito sa, tingnan natin dito sa KJV, napakaganda, no? Meron ako rito ang KJV, chapter 16, no? Basahin natin sa KJV. Chapter 16, verse 21. Yung sanggol dito, tumutukoy ito sa bata. Ito po yung sabi ng KJV, no? Kung may KJV, no? Kung may KJV po kayo dyan, buksan nyo po. 16:21, nandoon, buksan natin. Sabi dito, sa John 16:21, ayan, basahin natin. Sabi dito, ang babae pagka nanganak ay malulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya, ang sanggol ay hindi na niya maaalala ang hirap dahil sa kagalakan ng pagkakapanganak sa isang tao sa sanglibutan. So yung sanggol tao, no? Sabi mismo diyan sa John chapter 16 verse 21. Kaya ang sabi ni Jesus, maliban na lang ang tao ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So napakalino, no? Tao, termino general, no? Inuulit ko. Kasama dyan ang bata, matanda, lalaki at babae. At ang sabi doon, ang bautismo ay pangako ng Diyos. Ang bautismo, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo. Ito'y isang pangako. Sabi doon, no? Okay, so kasama po yung bata. Kasi sabi niya, ang maliban na lang ang tao. At doon sa Mateo, babalikan ko po, 28:19, you know, gawing alagad ang mga tao at bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So malinaw, no, na nando doon. Okay, so napakaganda po ng ating binigay na talata, na yung sanggol ay hindi pwedeng i-deny na ito ay hindi tao. Dahil mismong ang Biblia ang nagsasabi, ito ay tao. At ang sabi ni Jesus, maliban na lang ang tao ay ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sa aming simbahang Katoliko, mayroong kaming pagbabautismo sa mga bata gamit ang pagbubuhos. Uulitin ko, no? Gamit ang pagbubuhos ng tubig para sa kanila, no? Okay. Meron po kaming tatlong ritual na ginagawa, no? Yung tinatawag naming immersion, yung tinatawag naming sprinkling, yung pagwiwisik, at yung pagbubuhos. Yung pagbubuhos po ay ginagamit namin sa mga bata. Ayan. Pagbubuhos ay ginagamit po namin sa mga bata. Okay. Dahil ang bautismo, walang sinamang makapagdi-deny na ang bautismo ay seremonya siya ng paglilinis, no? Kahit saang anggulo nating tignan, no? Sabi nga ng ano, ang bautismo ay larawan ng tubig na naglilinis, kaya seremonya ng paglilinis yung bautismo. Kaya wag nating kalilimutan, brothers and sisters, no? Ang bautismo ay seremonyas ng paglilinis. Kaya itong ating mga bata sa aming simbahang Katoliko, kung bakit namin binibinyagan, meron itong tinatawag na manang kasalanan. Ayan, nilagay ko yun. Kahit hindi yung kasama, dahil ang bata ay mayroong manang kasalanan niya. No? Hindi natin yan pwedeng i-deny dahil ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng bautismo, sabi niya na naglilinis sa atin ng isang malinis patungo sa mabuting budhi. No? Kaya ang nililinis nito sa bata ay hindi yung actual sin o yung personal sin na gawa ng bata. Kung hindi yung tinatawag namin ha, sa amin ha, sa aming doktrina, yung tinatawag namin original sin o yung manang kasalanan. Yun ang inaalis sa kanya. Pero ang bata, uulitin ko, wala po itong personal or act of sin na nagawa. Ang tinatanggal po sa bautismo ng aming ceremonies para sa mga infant ay yung minanang kasalanan para sa kanila. Okay. At take note po, no, uulitin ko po. Ang bata, binibinyagan para rin maging kasama at kabahagi ng simbahan ng Diyos o ng sambahayan ng Diyos. No? Kasama. Dahil yung sa Old Testament time,
yung pagtotolere doon sa mga bata, naging kasama ang mga bata sa covenant ng Diyos. Kaya itong bata, hindi natin pwedeng itsapera to para ito ay makasama sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, maliban na lang ang tao ay ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya pag-aharian ng Diyos sa ibang salin niya. No? Kaya yung bata, hindi natin pwedeng hindi isama dahil yan ay membro ng ating pamilya. Bilang isang Kristiyano, kinakailangan ang bata mapabilang din sa ating sambahenan bilang Kristiyano sa pamamagitan ng bautismo na kanilang tatanggapin na mayroong witness, no? Yung ninong at ninang ay mga witness po iyan, no? Para sa pagbabautismo ng mga bata o infant baptism sa amin. Inuulit ko po, ang ginagamit po namin sa infant baptism ay yung tinatawag po na pagbubuhos. Ha? Hindi po winiwisik. Okay, no? Sa adult na catechumens, so yung malaking bibinyagan, ginagamit po namin iyon doon sa tinatawag naming immersion. Meron kaming tatlong ritual. Immersion, pouring, at saka yung sprinkling. Ayan, no? Kahit alin doon, valid lahat yan. Pero sa last bata, 2 minutes. Bilis naman, 15 minutes na ba yun? Okay, no? Ginagamit namin yon para sa mga bata. Yung buhos, no? Buhos, okay. Okay, so maraming salamat Mr. Moderator. Kaya ulitin ko po, ayon sa aming CCC, no, na meron kaming CCC dito sa katabi ko, kung bakit mayroon kaming tinatawag na infant baptism. No? Nandito po, babasahin po natin, no, sabi rito, basahin natin. Baptism of infants born with a fallen human nature and tainted by the original sin. Children also have need of the new birth in baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The shield that to it justness of the grace of the salvation is particularly manifest in infant baptism. The church and the parents will deny a child and priceless grace of becoming a child of God were they not to confer baptism shortly after birth. Christian parents will recognize that this practice also accords with the role of nature of life that God has entrusted to them. Okay. So 1252, the practice of infant baptism is immemorial tradition of the church. There is explicit testimony to this practice from the second century on, and it is quite possible that from the beginning of the apostolic preaching, when the whole household received baptism, infants may also have been baptized. Ayan, no, yun ang aming nasa CCC yan, binasa ko sa 1250, no? Hanggang 1252. Mamaya kukunin ko yung Tagalog. Time na ba yun? Okay. Okay po, maganda ang ating usapan ngayong gabi. Sana wala yung mga ganong mga may pumapalakpak, merong yung mga ganon, para maganda yung usapan natin. Balik na yung palakpak. Brother Michael, i-less mo na yan. Pinagbigyan na kita na yung boses mo ganyan. Pero wag na nating isama yan, no? Sayang lang yung ating ano dyan. Sige, salamat. Sige. Okay po, ngayon ay natapos na po ang presentation ng affirmative side. Ang paksang pinatutunayan mo ngayon, brother, patutunayan ko na ang infant baptism ng Katoliko ay ayon sa Biblia. Tanong, merong ka bang mababasa sa Biblia sanggol na bininyagan? Meron o wala? Okay. Okay. Kung letra for letra ang hahanapin mo, natural hindi mo 'yon mababasa ni Mac. Stop the clock. Mr. ano? Mr. Hindi. Sinagot ko na wala kang makikitang letra, 'di ba? Nakita mo ba 'yan? Categorical. Ulitin ko yung question. Teka lang. Ulitin niyo po yung question ka Michael, tapos sagot po kayo ka Melchor ng categorical, and sagot po kayo ng 15 seconds.
Ayan. Ang paksang pinatutunayan mo ngayon, brother, patutunayan ko na ang infant baptism ng Katoliko ay ayon sa Biblia. Tanong, may nabasa ka ba sa Biblia sanggol na bininyagan? Meron o wala? Okay. Ang sagot ko, eto, wala kang mababasa letra por letra na sanggol na bininyagan dahil gusto nyo kasi mahilig kayo sa letra por. But, yung konsepto nung binasa ko sa aming CCC, yung sambahayan, kasama doon yung infant. Dahil sa bahayan, pag tinignan mo ito sa dictionary, all person live in one house. Kasama doon yung bata, matanda, time, babae, lalaki. Kaya yun ang next sagot ko. Question. Next question. So kung wala pala sa Biblia at ang basihan mo ay CCC, aaminin mo ba na yung nakasulat sa CCC hindi nakabase sa Biblia? Aaminin ko ang CCC namin nakasulat at nakabase sa Biblia dahil mayroon dong binautismohan mga sambahayan. Kaya ginamit ng CCC yung sambahayan dahil ang mga apostol nagbinyag ng sambahayan. Ibig sabihin, ang sambahayan ay next all person live in one house. Next question. Sagot ko. Next question. Sa Gawa 19:5, yan ang ginagamit mo, di ba? Mayroon ka bang nabasa doon na may bata doon o sanggol na yan ang pinatutunayan mo nga? May nabasa hindi o wala? Okay, hindi mo mababasa at wala kang mababasa, but the household o sambahayan, it means all person live in one house kasama ang bata, matanda, babae, lalaki at lahat ng naninirahan sa loob ng sambahayan kasama next doon question. Yung bata. Ayun, sa mga nakaraang sagot mo, walang bininyagan na sanggol sa Biblia na mababasa. Walang mababasa. Moderator, Mr. Moderator, nagko-comment. Ito? Bakit? Hindi ka po, mamaya na yan. Magtanong ka. Premise. Wag ka muna mag-comment. Teka lang, premise yung comment mo na. Stop the clock. Yung hindi tanong premise mo, yung comment ko. Tanong mo tayo, Camel Chor, directo the point. Ay, ano ka, Michael, directo the point na. Okay. Ayan. Michael, hindi ako dito kasi sa mga sinagot mo sa akin. Dito sa mga sinagot mo sa akin, diyan ako magtatanong. Sabi mo, walang bininyagan na sanggol sa Biblia na mababasa. Wala rin mababasa sa Biblia na may bata sa bininyagan ni Pablo. Tanong, di wala pala sa Biblia yung patutunayan mo. Yes or no? Nasa ang akin, yes, nasa Biblia ang akin patutunayan. Dahil, nasa Biblia, yes. Narinig mo ha? Yes, nasa Biblia. Bakit? Gaya ng sinabi ko, ang sambahayan kasama ron yung bata. Dahil ang sinabi ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Tao dapat na maging sa John chapter 2. Next question. Sa pamamagitan ng tubig, ako ay lilitap. Next question. Ayan. Okay. Kasama okay. Yung bata tao. Oh, please, next question. Okay? Ano ibig sabihin sa'yo ng walang mababasa? Nasa Biblia talaga? Okay. Pag sinabing walang mababasa, depende yan kung letra por letra o kung gusto mong makita yung concept. Hindi tayo nakabase sa letra por letra. Kahit kayo, umaayong kayo na mayroong diwa at mayroong mga konsepto sa Biblia. Yun ang sagot ko. Time. Next question. Saan sa diwa ng talata ng Biblia na may sanggol doon sa bininyagan? Okay, gaya ng binasa ko, bautismo ninyo ang lahat ng tao. Tao, ayon doon, ang sanggol sa 16, no? Binasa ko sa 16, no? Ang tao ay tumutukoy sa sanggol ayon sa John 16:21. Kaya ang sabi niya, maliban na lang ang tao ay bautismohan. Tanggap mo ba na kaya dapat bautismohan ang tao upang mapawalang sala? Walang problema dyan. Kung ang konsepto niyan ay para doon sa mga katekomens o sa malalaki. Tanggap mo ba yan o ayon hindi doon tanggap? Sa maliliit. Tinatanggap ko yan dahil ang bata kasama sa termino general na salitang tao. Kanina, binanggit mo kanina, walang actual sin
ang mga infant. O, tanong, sa paanong paraan magiging required ang mga sanggol na dapat ay mapawalang sala kung wala silang aktwal na kasalanan gaya ng sinabi mo? Iba ang actual sin sa inherited sin. Ang bata hindi yan ang may tanong inherited ko, Mr. Moderator, Pasuyo. Opo. Sige po. Sinagot ko na. Ulitin nyo po yung tanong nyo nang medyo elaborate nyo po. Ayan. At para masagot sabi ako. Sabi niya kanina, Mr. Moderator, malinaw. Pakikat yung time. Sabi niya kanina, Mr. Moderator, malinaw. Wala daw actual sin ang mga infant. Kaya ang tanong ko, Mr. Moderator, kung tanggap niya na yung mga nagkasala, kaya bibinyagan o babautismuhan upang mapawalang sala, paano naging required yung bata kung sinasabi niya na wala itong actual na kasalanan? Yan ang tanong. Paano? Paano naging required sa pamamagitan ng ang lahat ay nagkasala dahil sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan. Doon papasok ang mga bata na mayroong inherited sin. Dahil sabi niya ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ayan. Yun ang sagot ko. Alam, ang lahat. Tanggap mo ba na yung sanggol ay walang buwang sa mundong ito kapag ka ipinanganak? Sinabi ko na sa iyo, walang buwang yan. Kaya nga walang actual sin, pero mayroong minanang kasalanan or original sin. Next question. Nating inherited. Okay. Yes. Next question. Sabi mo may original sin? Yes. Ngayon, kung halimbawa ako, may anak. Ipamamana pa ba ng magulang ang kasalanan? Maipapasa pa ba? Kung ako, mayroon ng kasalanang orihinal na binayaran ko na sa pamamagitan ng binyag? Okay, sagot ko. Hindi na ipapasa yung actual sin, pero yung original sin, yun ang ating nagiging mana doon sa mga una nating mga ninuno. Ulitin ko, hindi na mamana yung originals, yung actual sin o yung tinatawag act time of sin ng mga magulang dahil sila yun ang may hindi. Yung original sin, sabi mo yan, di ba? Original sin sa bata, kaya dapat binyagan. So, paano nga magkakaroon ng original sin yung bata kung ako na magulang niya, nabinyagan na ako? Di ba dapat naputol na? Unang-una, sabi na hindi naputol yon dahil ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa salita ng Diyos. Dahil kung ang bata walang kasalanan, sabi niya, ang bayad sa kasalanan ay kamatay. Time. Bakit namamatay ang bata? Dahil yun ay kamandag ng kasalanan. Sige. Alam mo, next Meron question. Pa. Alam mo ba na sa Biblia ang dapat bautismuhan kailangan mo ng sumampalataya? Alam mo ba 'yon? Yes, alam na alam ko. Yan ay referido sa mga catechumens o yung tinatawag nating sa mga adult at mayroong wasto at tamang pag-iisip. 'Yun ang sagot ko. Kung alam mo pala na dapat sumampalataya muna bago mabautismuhan, tanong, tanggap mo ba na bago magkaroon ng pananampalataya ang tao, dapat maturuan? Tanggap ko yan. Yan ay patungkol at ang konsepto ng talatang iyan ay pumapatungkol doon sa mga catechumens na tinatawag namin o yung tinatawag natin adult believer. Yan ang sagot ko. Kung dapat mo nang maturuan at dapat mo nang sumampalataya bago mabautismuhan, sa paanong paraan tinuturuan ng pare ang sanggol? Okay. Ang bata, tinuturuan yan ng aming mga katekisim kapag nasa hustong gulang, no? Pero ang bata, pag bibinyagan mo, ang tinatanggal doon, ang ginagawa na para hindi sila para turuan. Kung hindi para tanggalin yung Time. Tinatawag nating Next original question. Sin na naman na mula sa ating mga ninuno. Last question. 25 seconds. Last question.
So kung tanggap mo pala na dapat sumampalataya mo na, kako, paano mo nga tuturuan yung sanggol? Yung sanggol ang tinutukoy ko. Paano? Ano tuturuan ng pari yun? Okay. Ang sanggol, okay, unang-una, ang sanggol, meron tayong tinatawag na innate sa tao, no? Ang bata, ang sanggol, tuturuan ito ng aming mga katekista kapag nasa hustong gulang, no? Pero meron tayong innate para sa mga sanggol na hindi na sila kagaya ng ginagawa na lang. Tuturuan ko pa paano umiyak, tuturuan ko pa paano magsalita, no? Bigla, yung tinatawag nating innate. Time na po. What, mayroong innate? Time. Okay. Time. Okay, napakaganda ng labang ito. At siyempre ang ating dalawang magigiting na debatista ni si Camel Chor at si Ka Michael ng Iglesia ni Cristo at si Camel Chor ng CFD. Ano po? Mukhang hinahanap pa po ni kapatid na Camel Chor ay yung mga patalastas muna natin diyan. Kapatid na Russia, abang hinahanap natin ay naghahanap pa si Romel. Babasa lang ako ng mga... Baka may mga comment dyan. Comments. Basahin mo na muna yung mga comment. Babasa lang ako ng mga konting comments. Sabi ni Insikli Chonsito, hindi ko mawari kung bata ba o matanda yung nagsasalita. sabi ni Sispo, happy 75 viewers at Devcon. Sabi naman ni Philip Cesarera, si Mac... sabi daw to shout out from Boracay. Yan. Hello bro. Hello. Okay na. Yan na. Hello. Okay, okay. Nakuha ko na yung sisis kong Tagalog para mas maintindihan. Yung nabasa mo kanina, pwede bang paki-block yun? Eh, huwag naman ganyan. Ayaw mo lang, comment niya lang yun. Ano ba yun? Pwede naman siyang manood, pero ano, hindi na siya makakapag-comment. Okay. Mm-mm. Ano ba yung setup? Kinoment, pwede ano siya manood, hindi na siya makakapag-comment. Bad pa yung comment, bad? Oo. Bad pa yung comment? Ano sabi? Sige, okay, kinuha ko na yung Tagalog. Okay, okay na, sige na, salamat. Papasok na tayo sa ating negative na si Ka Michael ng Iglesia ni Cristo. Ilang minuto, 15 minutes? 15 minutes o, 15 minutes. Bibigyan ho kayo ng moderator ng 15 minutes na presentation. Start now. Russia, yung nabasa mo kanina. So, good evening everyone. No? Thank you sa 75. Balik mo ulit sa 15 para maganda yung ano. Kasi nag-upisa siya 40. Ano, balik mo ulit sa 15. Sige po. Yeah, okay na po. So, good evening everyone. Thank you for listening us. At shout out nga pala sa ating mga supporters, kahit sa supporter ng ating kalaban. Ayan. Ang debating ito, binapaalala ko sa inyo, ay paninindigan ng bawat individual. Hindi po paninindigan o paninindigan bilang representasyon ng sa kabuuang relihiyon. Dilinawin lang natin. No? Magkagayon, puntahan na po natin ang paksa. Malinaw ang paksang pinatutunayan ng ating kaibigan. Ang sabi niya, patutunayan ko na ang infant baptism ng Katoliko ay ayon sa Biblia. Pero hindi tayo nahirapan agad niyang inamin ang mga sagot na hinahanap natin. Alin yon? Unang sagot niya, walang bininiyagan na sanggol sa Biblia na mababasa. Tapos ang laban. Dalawa, walang mababasa sa Biblia na may sanggol sa binautismuhan ni Pablo. Malinaw yun. Ano pa? Sabi niya, alam ko na dapat sumampalataya muna bago mabautismuhan. Isa pa, sabi niya, Dapat mo nang turuan ang isang tao upang may sampalatayanan. Sa mga pagkakataong ito, nakuha na po natin ang mga sagot na dapat ay magpalabas sa kanyang pinatutunayan na ito ay hindi ayon sa Biblia. Kami po na Iglesia ni Cristo ay nananawagan sa inyo, buksan ninyo ang inyong isipan.
sa presentasyong ito, ipakikita ko po sa inyo kung alin at ano ang paraan ng mga Katoliko sa pagbibinyag. Ito ba'y kanilang naiintindihan? Hayaan din yung ang magsalita mismo. Isang otoridad Katoliko, isa pong pare. Dito po mababasa sa aklat na siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Ito po ay isinulat ni Enrique Demond, no? At sa page 34, isesend ko lang dito sa ano. Isesend ko lang. Meron din ako niyan. Ayan. Isenend ko na dyan. Pakisuyo na lang, Mr. Moderator. Pakiflash out na lang po sa screen. Ano ho? Sa page 34, ano po sabi nila tungkol sa binyag sa bata dahil mayroong original na kasalanan? So, pakinggan ninyo ha. Ang kasalanang katutubo ay isang hiwaga ng ating banal na pananampalataya at hindi natin nawawatasan at hindi natin naiintindihan. Malinaw ang pahayag ng isang pare na tiyak sa sang-ayunan ng ating kaibigan na ito ay 10 taong nag-aral, higit pa sa pag-aaral ng aking katunggali. Kaya hindi niya pwedeng pasubalian ang aklat na ito. Gaya ng narinig ninyo, meron daw siyang aklat na ganyan. O, di ipakita mo. Ganyan na nakasulat. Ano ang kanilang pagsasaysay tungkol sa katutubong rason ng ating kaibigan kung bakit dapat binyagan ng isang sanggol bagaman hindi marunong sumampalataya? Bakit? Sabi nila, ang kasalanang katutubo ay isang hiwaga. Eh, itong mga Katolikong ito, mahilog ho itong gumamit ng terminong hiwaga. Tsaka nila sasabihin, eh hindi ho namin maintindihan. Hindi po marapat ang bagay na yan. Sa anong paraan mo ituturo? O gagabayan ang mga mananampalataya? Kung tuturoan mo sila ng hindi mo naiintindihan, nasaan ang paninindigan ng isang Kristiyano sa bagay na yan? Paniniwalain mo ang mga taong hindi mo maintindihan na aral? Mag-isip-isip kayo, mga kapatid naming Katoliko, mahal namin kayo. Ho? Isa pa, sa Biblia ho, mula sa salin ng mga Katoliko at Protestante, sa paanong paraan dapat bautismuhan ang isang tao? Sa paanong paraan? Bagaman inamin na ng ating kasama, hayaan natin ang Biblia naman ang magsaysay. Mula sa MB Translation, Mateo 28, or Marcos 15, o 16-15 hanggang 16. Sabi ho ng kanilang salin, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ito ho ay binasa ng ating kaibigan kanina ha. Tandaan ninyo ang sinabi. Ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Tama ang ating kaibigan na ang sanggol ay bata. Ngunit merong requirement sa tao na dapat ay bautismuhan. Inamin na rin ng kaibigan natin kanina, dapat sumampalataya. Ngunit bilang pagsangguni sa isang purely guided by Holy Spirit na salita ng Panginoon, ito nga ang Biblia, basahin natin sa talatang 16. Sabi ho ng kanilang salin, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sa pagkakataong hong ito, tama ang sagot ng ating kaibigan na dapat ay mabautismuhan, pero dapat munang turuan upang may sampalatayanan. At kapag sumampalatayan ha, tsaka babautismuhan, ano katumbas nun? Para maligtas.
pag-aanyaya ito ng mga apostol sa tao na may kakayanan ng turuan upang siya ay ano, may sampalatayanan. Yung bagay na yan ay sinusunod namin. Kaya hindi namin binibinyagan o binabautismuhan ng mga sanggol gaya ng kaugalian ng mga Katoliko sapagkat hindi naman yan ang paraan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang naging paraan ng Panginoong Hesukristo na siya naming sinusunod? Pakinggan ninyo ang Mateo 19, talatang 13 hanggang 15. Nang magkagayoy ay dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Tatapos sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Sa talata ho, mariliwanag ang ginawa ng Kristo. Ang Kristo ho ang nagsagawa, ha? Kristo. Ngayon, kung sasabihin mo Kristiyano ka, sundin mo ang Kristo. Dahil yan ang ibig sabihin ng Kristiyano. Sumusunod kay Kristo. Ano ginawa ng ating Panginoong Kristo? Sang-ayon sa talatang ating binasa, malinaw, ipinanalangin. Pinatungan ng kamay. Ganito ho ang ginagawa namin. Ha? Huh? Ngayon, sa kanilang pag-aaral, may ilang bagay kayong narinig kanina. Sabi niya, may tatlong ritual ng pagbibinyag ang simbahang Katoliko. Immersion, sprinkler at buhos. Buhos ho ang ginagawa namin sa sanggol. Tanong, yan ba talaga ang paraan nila noon pa man? Ah, hindi ho. Hayaan ninyong basahin ko ang kanilang aklat. No? Isisend ko ho uli sa group chat at yung nagla-live po sa atin, si Brother Russia, siya na po ang bahalang magpakita nito sa inyo. Mula sa siya ang inyong pakinggan uli, page 169. No? Ayan, nakasend na po sa group chat, makikisuyo na lamang po. Ayan, basahin ho natin kung ano yung kanilang mga pamamaraan. Sabi nila dito, ibig mong mabinyagan ka. At ang sagot ng padrino at madrina ay, oo po, ibig ko itutuloy ng saserdote at bibinyagan ang bata na ibubuhos ang tubig sa ulo niyang wiwikain. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pagkakataong ito, napansin niyo ho ang sumagot? Yung padrino at madrina, yung nanay at tatay. Pero ang kausap ng pari, yung sanggol. Hoy, ikaw sanggol, gusto mo binyagan kita? Abay, ang sumagot magulang. Akalain niyo yan? Tandaan ninyo, ang aklat na ito'y hindi ho isinulat ng kusino-sino, ha? Uulitin ko, 10 taong nag-aral ito sa pagkapare. Kaya hindi mo pwedeng baliwalain ito, kaibigan na Melchor. Ano pa ang isang paraan? Iatras natin. Subukan po nating basahin dito sa page 168. Ayan, ito ho ang nakalagay, page 168. Tatanungin ng saserdote ang padrino at ang madrina. Ano ang hihingiin o ano ang hinihingi mo sa iglesia ng Diyos? Ang sagot ng bibinyagan o ng padrino at madrina ay ang pananampalataya. Kita mo ang sumasagot uli dito, yung magulang ng bata, ng sanggol. Ito ba'y paraan talaga ng pagbabautismo ng Biblia? Hindi. Ang turo ng mga apostol, sumampalataya, magbautismohan. Hindi yung mayroong kang representasyon. Bilang ano, tagapagsalita mo, hindi ho ganon.
Oh, ituloy pa po natin ang pagbabasa sa kanilang aklat. Pakinggan ninyo mabuti kung anong paraan, ha? Na itinatago nitong ating kaibigan. Sabi dito, kukuha ang pari ng kaunting asin at ilalagay niya sa bibig ng bata na wiwikain. Tanggapin mo ang asin ng karunungan na maging pampalubag ng galit ng Diyos upang kamtan mo ang buhay na walang hanggan. Siya nawa ilalagay ng saserdote ang dulo ng kanyang estola sa ibabaw ng bata at ipapasok sa loob ng bautiseryo. Nawiwikain, pumasok ka sa templo ng Diyos upang makapisa ng ating Panginoong Heso Kristo. Magpa sa walang hanggan. Ano pa sinabi? Babasahin ng pare ang kanyang hinlalaki ng laway. Ano daw? Last 2 minutes. Babasain ng pare ang kanyang hinlalaki ng laway na siyang ipapahid sa dalawang tainga at sa ilong ng bata na wiwikain. Oh, Ephata na ibig sabihin mabuksan at maging samyo ng masarap na amoy. Masarap na amoy ba yung laway? Depende kung ano po. Huh? Hindi na po natin palalakihin yan. Pero itong paraan na ito, itinago ng ating kaibigan. Ano daw sabi niya kanina? Oh, may tatlong ritual kami ng pagbibinyag. Immersion, sprinkler at buhos. Kaibigan na Melchor, sabi ng pare mo, sabi ng amo mo, lalawayan ko yan. Oh? Para mas maintindihan mo ng iba, ano? Mr. Moderator, lalagyan... objection. Katakto ng ating kaibigan. Teka lang. Personal. Teka lang. Chill ka lang, Kuya Mel. Teka lang, relax. Mamaya. Relax lang. Relax. Presentation pa, presentation. Pwede ko kayong magtanong okay. Mamaya. Okay. Presentation siya, pero merong kasamang personal attack. At home na yun eh. Hindi mo nakita, Mr. Moderator, kung aware ka, at home na yun. Personal attack na yun. Tatapusin ko lang yung aking presentasyon. Oh. Sige. Sige, kasi mo. Malinaw naman na isinulat ng pari yun. Mr. Moderator, teka lang. Teka lang. Tapusin na natin to at 57 seconds na lang naman. Gaya nga ng sabi ko, huwag kang masasaktan. Bakit masasaktan sulat ng pari yan? Ibig ko lang elaborate sa ikapag-uunawa hindi ng sarili mo, kundi ng mga nakikinig. Ang ibig lang sabihin ng pare sa kanyang pananalita, yung mabango niyang laway ko, no, lalagyan niya ng dura yung kanyang hinlalaki, ipapahid sa tenga at sa ilong. Paraan nila yan, Kuya Mel. Tinago mo kasi. Sabi mo may tatlong ritual. Ano itong aral ng paring ito? Ano to, gawa-gawa lang niya? Ulitin ko, amo mo ito. 10 taong nag-aral ito. Huwag mo naman sanang baliwalain ang isang kredibilidad ng isang pare. Lalo na kung kilalang kilala. Itong si Enrique time. Demon, kilalang kilala yan. Time. Mister, pakibantayan naman itong ating kaibigan, no? Hindi yata alam yung ad home na. Ano po? Teka naman, Mr. Moderator. Ganito. Medyo putol-putol ang boses nyo, kapatid na Melchor. Ayun, ang sa akin bilang moderator, pwede ho nating basahin ka, Michael. Pero wag naman ho nating masyadong i-elaborate na parang nakakasakit. Alam mo, Mr. Moderator, for my pagkontra lang sa ating kaibigan, ano? Total, meron siyang objection. O, meron akong counter. Una, hindi ho ito personal ad hominem. Why? Pinakita ko po, isinend ko po yung aklat nila. May copyrights yan, may pabalat ng aklat.
buong page po ng kanilang aklat, ipinaskil ko yan. Sana ho nakita yan ng mga nanonood sa live. Yan po ay nakabase sa kanilang aklat at hindi ko sariling karunungan. Kaya sana wag po sanang iisipin na ito'y personal attack, Mr. Moderator. Naiintindihan ko naman po yung panigbuli nyo, pero dandaanin lang po natin, kutsarain natin. Ay, ganun talaga. Sabi ng Biblia. Oh, apo, sabi ng Biblia, Mr. Moderator, ang pakikipaglaban natin ay hindi sa lamang. Kaya kung nasasaktan siya sa spiritual na bagay, eh, sorry. Oh, sorry, I love you, sorry. Brother love Mel, you pero too. Sorry. Oh? Tuloy na, oh. Cross-examination na tayo. Papasok na tayo sa cross-examination ng affirmative side. Talaga lang, medyo putol-putol at may garalgal dyan sa background mo. Hindi. Meron pong nagagaralgal, Mr. Moderator. Oo, oh, meron nagagaralgal. Wait lang, tanggalin natin si Marvin Apolinario. Makisuyo, sa live na lang po kayo. Teka lang, ako yan, uy! Ay, ikaw ba yan? Walang garalgal okay. Sa akin, walang garalgal. Okay. Clear naman lang, si Kuya Mel sa akin. Clear naman siya. Salita ka, bro Mel. Hello. Okay na ba? Wala naman. Malinaw naman. Okay, malinaw. Sige, pwede po kayo magtanong na. Cross-examination, 10 minutes, start now. Ay, Mr. Moderator, saglit lamang. Tama ba na sa rules natin? Sa unang itatanong niya sa akin, base lang sa inilatag ko. Tama po ba 'yon? Opo, tama po. Sa rebuttal lang po ang ano, ang pwede na magtanong kahit ano. Nagre-react na. Wala pa naman ako tinatanong. Kino-confirm ko lamang po. Kino-confirm lang. Try mo bumaba ano, Kuya Mel, at bumalik ka muna. I-unlock ko yung room para sa iyo. Okay. Ka Michael, meron bang mababasa sa Biblia na ipinagbabawal isama ang pagbabautismo sa mga bata? Meron o wala? Objection, Mr. Moderator. Wala pa po akong inilatag na ganyan. Ganito po, please, ganito po. Please, Mr. Moderator. Basahin po natin ang tanong, ay ang ano, ang rules po natin. Sa rules po natin, sa... Bakit yung tanong ko? Rule number 3 po, rule number 1, ang categorical question, kailangan sumagot ng category bago ipaliwanag. Correct. Magpaliwanag ng hindi lalampas sa 15 seconds. Ngayon yung rule number 4 po, ganito po ha, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, dun po kayo maaari na magtanong sa examiner. Okay. Kahit ano. Ang tinanong, Mr. Moderator, nagtanong siya sa akin kanina kung mayroon bang nabautismohang bata. Di ba, tinanong niya sa akin yun. Kinounter ko ngayon siya. Opo, sa rebuttal ngayon, side po. Oo, oh, hindi, kahit na. Ay, magtatanong ako eh. Please, ngayon, ako Mr. naman magkakounter ng tanong. Moderator, ako patanongin ng ganun. Yan, please. Ganito po. Moderator po muna. Ang sabi po kasi sa rule number 4 natin, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig. Yung itinindig po niya. Halimbawa, yung itinindig ni Ka Michael, yung negative side po. Yung itinindig sabi niya. Sabi nga, Mr. Moderator, wala namang mababautisma. Sabi niya, kaya tinanong ko siya. Yun ang tinindig niya. Nakarecord tayo, Mr. Moderator. Wake up! Tinindig niya, opo. Walang mababautisma. Kaya kinounter ko yung tanong niya. Ngayon, ayaw niyo akong patanongin na ganyan. Nag-object siya. Parang di yata maganda yung gano'n, ano. Tinindig niya, walang mababautisman. Tinanong niya sa akin, tinindig niya. Tapos ngayon, nung nagtanong ako, may objection na kagad. Parang di yata maganda yung gano'n. Sige po, tanong. Parang di yata maganda yung gano'n. Tanong niya na po yun, tanong niya na. Mr. Michael, mayroon bang mababasa na pinagbabawal? Mr. Moderator, naka-silent pala ako. Ako, before you make your own decision, pwede ba pakinggan mo rin ako? Sige. Ayun, naka-silent pala ako. Kala ko naririnig. Mr. Moderator, pinagpapawisan ako. Ayon po sa aking mga isinalaysay, base po sa kanilang aklat, una,
siya ang inyong pakinggan. Madalas ko pong binabanggit yan at ipinaskill ko po yan dyan sa Mr. Moderator, hindi ako nagtatanong dyan. Hindi ako nagtatanong dyan. Wala akong tanong muna dyan. Hindi ako nagtanong po. Teka lang, may objection, may objection. Yun nga ang problema mo, hindi ka nagtatanong sa latag ko. Magtanong ka sa latag ko. Wala yan, abangan mo lang yan. Pero tatapusin ko muna yung counterpart ko. Mr. Moderator, pakinggan mo naman ako bago ka mag-decision. Sige po, object na po, object. Ayun. Mr. Moderator, sangayon sa aking mga inalatag, madalas ko pong binabanggit ang kanilang aklat at sa Biblia, isa lamang po ang ginamit ko. Ano po yun? Dalawa po pala. No? Yung Marcos 16 at Mateo 19. Malinaw po yun. Ngayon, kung gusto niya magtanong sa bagay na yan, sasagutin ko siya. Hindi ko inaatrasan ang tanong niya, Mr. Moderator, ha? Pero may rules okay, tayo na sabi niya, ko. Susunod siya. Mr. Yes, Moderator, please make your own decision. Okay. Opo, opo, ganito po. Mm. Kasi ang batay po sa rules natin, rule number 4, kung ano lang po yung itinindig ng affirmative man yan o negative, yun lamang po muna ang unang tatanong. Pwede po tayong magtanong sa yes. ibang bagay o labas na dun sa tinindig pag nasa rebuttal stand na po tayo. Eh kaso nandito pa po kayo dun Mister, sa tindigan pa lang. Mr. Moderator, tinindig niya na wala daw mababautismohan. Kaya nagtanong ako doon sa tanong niya. Pagkatapos hindi gabalig yung tanong yan, ko. Ano? Kaya may, hindi. Ang linaw ng mga binasa ko. Mateo 19, Marcos 16. Siya ang inyong pakinggan. Napakaiksi ng inilatag ko. Sige, ang decision ko, susundin ko yung rules na nakalagay doon. Pwede ho kayo magtanong mamaya doon sa rebuttal stand ng kahit ayun, ano na. Salamat, Mr. Ang decision Moderator. Ko po, next question. Next question po kayo. Okay, next question. Okay, ayun, okay, okay. Po. Yung binasa mo na mga sulat ni Father Damon, alam mo ba kung ano ang exegetical context niyan? Pwede mo bang ipaliwanag? Yes, alam ko. 15 seconds. Ano? Alam ko ang exegetical, tinutukoy. Exegetical. Please, Mr. Moderator, I'm still answering. Teka lang sana po. Meron po tayo ditong warning na ikisuyo one. Lang. Opo, opo. Bibigyan po natin ng warning kapag inulit pa po. Rule number one po, pagkategorical question, sasagot. Exegetical context ang tinatanong ko. Opo. Exegetical context. Opo. Sumasagot po siya. Ayun. Opo, okay, sumasagot po yung ano, yung kalaban niyo po sa debate. Sumasagot po siya, bigyan po natin siya ng 15 seconds po ng pagpapaliwanag. Sumagot naman po siya ng categorical ayon okay. sa tanong niyo. Bigyan po natin ng ano panahon. Sige po, pakiulit po yung tanong ninyo sige. Para maulit din po yung kanyang pagsagot. Kahit ano ang exegetical context ng pare ayon sa aming sulat na binasa mo? Ayon sa sulat na binasa mo, hindi ayon sa'yo. Sabi mo, alam mo, ano? Ayon, no? Yes, alam ko. Pinag-aralan ko yan, Kuya Mel. No? Ang tinutukoy ng inyong pare dyan, ng amo mo, ay mga maling aral tungkol sa laway na ipa. Isipin mo 10 taon, laway lang pala. Yan ang exegetical niyan. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong kung maling aral ba yon o ano, ang exegetical context ng binasa niya. Hindi ko tinatanong kung maling aral yon o hindi. Sabi niya, alam niya, pwede mo bang ipaliwanag ayon sa libro namin yung exegetical context kung bakit ganun ang pagkakasabi ng pare. Maliwanag ang sagot ko sa iyo. Ang sagot ko sa iyo, ang tinutukoy ng pari mo dyan, amo mo, mga maling aral. Kaya nga sabi ko sa iyo, sa 10 taong pag-aaral niya, laway sa tenga, sa ilong, sipi mo yan ha, plus asin. Ha? Di ba binanggit kanina yan? Okay, ang tanong ko, exegetical context, hindi yung nabasa mo, may nabasa kang ganun. Yung tinatanong ko, yung exegetical context, hindi yung nabasa mo. Sabi mo, alam mo, paliwanag mo. Paliliwanag ko uli. Huwag ka maglalay, paglilingkod ko yan. Ang tinutukoy ng pari ninyo sa
aklat ninyo ha, siya ang inyong pakinggan. 168 na page. At tinutukoy ng pari doon mga maling aral. Nakasulat naman eh, pinost ko eh. Laway, papahid, isusundot sa tenga ng bata. Maling aral yun. Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, exegetical context tungkol sa binyag na gayon. Hindi kami nakatapik sa maling aral. Exegetical context. Ito po, naintindihan ko po yung tanong ninyo. Pakisagot lang ka, Michael, yung mismong pinakatanong niya. Kasi, ang sabi niya kasi, ipaliwanag mo daw yung nabasa mo. Hindi dun sa binasa mo talaga, yung pinakakabuuan, yung pinaka-context ng binasa mo. Correct. Kaya nga, yun yung sa pinakakabuuan ng nilalaman ng aklat, ang nilalaman nga niyan malinaw tungkol sa pagbibinyag na maling pamamaraan na itinago mo kanina. Sabi mo, may tatlong ritual kayo, immersion, splinker, buhos. Eh, iba yung turo ng pare dito. Kaya ang exegetical niya na tinutukoy mo, mga maling aral. Kaya tinatago mo. Next question. Hindi naman maling aral yung tinatanong ko, exegetical. Itong tanong ko. Moderator. Yung ginawa. Moderator, please. Side comment. Hindi maling aral yung tinatanong ko, yung exegetical context. Okay, ito yung pangalawa ko. Yung ginawang pagpapahid ng laway. Mr. Moderator, baka pwedeng paki-ano naman yun. Yung side comment na yan. Teka lang. Ako muna kasi. Hindi, narinig ko. Nag-side po comment po kayo. Sabi niyo po ay ano. Ngayon ako pa. Mr. Moderator, hindi ako nagtatanong sa maling aral. Ang pinipilit niya maling aral tungkol doon sa bautismong ginawa doon sa bata. Ang pinipilit niya maling aral. Sabi ko, hindi ako nagtatanong doon. Ang inaano ko, yung exegetical context. Anong problema doon? Yun nga ho, nasagot niya na ho yun. Sinagot niya na po. Opo. So, paano yung side comment niya? After my answer, Mr. Moderator, sabi niya, hindi naman maling aral yan. Oo nga, no side comment po tayo. Side comment. No side comment. Tatanong sa maling aral. Okay. Sige, pagdigyan natin. Teka lang. Opo, magdi-decision ako. Ang susundin ko po yung rule natin. Unang warning po kasi no side comment po tayo. Nasa rule po yan eh. Kanina, nag-side comment din yan eh. Mr. Moderator, kanina, di ba, nagsa-side comment bago magtanong? Wala akong narinig na nag-react. Next question, please. Ngayon ako nag-ganyan. The decision is done. Decision. Opo. Decision po ang moderator. Decision po ang moderator. No side comment. Next question. Warning number one. Go. Okay. Yung pagpapahid ba ng laway na ginawa ng pare, ginawa rin ba ni Jesus yun ayon sa Biblia na mababasa? Oo o hindi? Hindi. Sagot. Sa paraan ng pagbibinyag, Hindi kailanman ginawa ng Panginoong Kristo yan. Kaya, moderator, Teka lang po. Huwag po tayo mag-interrupt. Another warning talaga. Kasi, hindi pa tapos yung oras. Huwag po mag-interrupt. Wala naman ako sinasabi. Hindi naman ako nag-interrupt. Wala naman ako sinasabi. Meron ba ako sinabi? Wala moderator, naman. Kaya kuminto ako. Narinig ko naman. Please. Sasalita eh. Sabi. May sinasabi ko. Pasagutin na natin. Ulitin ko yung tanong. Sige, yung bang ginawa ng pare, no? Yung pagbibinyag, yung bang ginawa ng pare na papapahid ng laway? Opo. Ininterrupt ako, moderator, di ba? Opo. Baka naman pwede. Mr. Moderator, wala ko ininterrupt. Napigilan ko yung sarili ko na sasalita sana ako pero pinigil ko. Kasi hindi pa nga siya tapos, no? Wala, basahin mo dyan. Wala mo tayong magagawa kasi yun po ang rules natin. Kapag tanong. Anong problema? Wala po tayong magagawa. Pasensya na po. Moderator po masusunod. Masyado pa. Opo.
Apo, ang gagawin po ay... Pinapakinggan mo lagi yun eh, nakakahalata na ako sa'yo eh. Hindi oh, hindi oh. Mayroon hindi kasi po tayong rules. Napigilan ko yung sabi ko ngayon, nag-comment. Ano ba yung kinoment ko? Di ba wala, magsasalita ako, pinigil ko. Sige po, siguro dahil ako'y moderator, ako masusunod dito, dahil... Pagbibigyan natin si Bro Melchor na sana wag na lang maulit ta ano po na kapag may sumasagot ay wag na po munang magsalita, buti napigilan niyo po, pero pag naulit pa po yan bibigyan ko na po kayo ng second warning. Sige po. Okay. Next question na po. Next na moderator, pwede ko bang kunin yung 15 seconds ko? Mamaya bang pwede niya bang kunin? Opo, pwede po. Ayun. Sana hindi niya papaguhin, ha? Opo, opo. Ito. Yung sige. Paid ng tatay, ginawa ba ni Jesus yun sa Biblia? Oo o hindi? Yun lang ang tinatanong ko. Sagot. Pa. Yung pagpapahid ng laway na ginawa ng pari namin, biblical ba yan na ginawa ni Jesus? Oo o hindi? Taga lang po. Taga lang po. O, sagot po kayong oo o hindi, tapos bibigyan kitang 15 seconds. Sige po, go. Sagot. Hindi ginawa ng Panginoong Hesukristo na magbinyag ng bata, lalawayan ang tenga at ang ilong, susuksukan ng asin sa bibig, sapagkat hindi sa Diyos ang paraan na yan. Maliwanag ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga alagad na dapat ay nabautismuhan ayon sa mga apostol, sumampalataya. Ang tinatanong ko lang, yung ginawa ba ni Jesus na nagpahid siya ng dura o laway, biblical ba? Oo o hindi? Hindi ko na yung tinanong yung naglagay lang sa pare. Yung lang biblical, yung bang ginawa ng pare na nagpahid ng laway o dura doon, yung konteksto nun, nasa Biblia ba? Oo o wala? Sagot, hindi biblical na nagbautismo si Jesucristo na may pagpapahid ng laway. Walang ganon, my friend. Teka lang po, teka lang po. Alisan mo na yung pananampalatayan yan. Teka lang po. Moderator muna po. Ang tinatanong po ni Bro Melchor ay yung kung may mababasa ba o wala. Na may... Malinaw po ang sagot. Opo. Hindi po niya tinatanong... Hindi. Hindi po niya tinatanong kung sa pagbabautismo ba. Basta't ang tinatanong niya lang po ay kung may mababasa ba. Opo. Sige po, sagot po. Malinaw ang sagot ko, Mr. Moderator, gaya nga ng sabi ko, hindi, wala. 15 seconds explanation, pwede ba, opo, Mr. Sige, Moderator? Sige po, 15 hindi. Seconds. Hindi. Bakit? Kasi sa paraan ng pagbibinyag, hindi ginawa ng Kristo yan na magbinyag ng bata, suksukan ng laway sa tainga at ilong, lagyan ng asin ng bibig. Maawa ka sa kaluluwa mo, kaibigan. Halika na. Dito ka sa tunay. Paano kayo niyan? Mr. Moderator, walang warning, nagpe-personal, maawa daw ako sa kaluluwa ko. Magmantay ka naman, Mr. Moderator. Opo, narinig ko po. Sige po, first warning po. Hindi mo first warning. Opo. Moderator muna. Oo nga, moderator muna po. Moderator muna po. No side comment, warning number one. Sige po. Next question. Okay, next question. Okay. Sang-ayon ka ba sa Biblia na gumamit si Jesus ng laway para gamitin pangpahid? Oo o hindi? Sang-ayon ka o hindi? Sagot, hindi ako sang-ayon. Bakit? Sa paraan ng pagbibinyag ni Jesus, hindi nga niya ginawa yan. Ang kulit naman. Kasi sa Biblia, my friend, yung laway na ipinagtatanggol mo sa aklat ninyo, hindi tutugma yan sa ginawa ng Jesus na laway. Mali, wrong number. Time. Next question. Hindi ko tinatanong, Mr. Moderator, yung tungkol sa pagbibinyag. Ang tinatanong question, ko, please? Yung konsepto na paggamit ng laway ni Jesus, biblical ba yan? Teka lang. Decision. Moderator, ano ba talaga? Napakalam naman siya kung gusto niya mag-complain. Moderator, kasi kung gusto niya mag-complain, decision. Sabihin naman niya. Parang opo, side opo. Comment. Moderator, decision. Next question.
Okay, next question. Okay, next question. Sang-ayon ka ba pag sinabing seremonya ng paglilinis, tumutukoy ito sa bautismo? Oo o hindi? Yes, at hindi tumutukoy sa inyong ritual ng pagbibinyag, emersyon, sprinkler, buhos, at pagpapahid ng asin sa bibig. Kultimulaway ng pare, wala sa Biblia. Uulitin ko, Mr. Moderator, yung tanong, no? Nag-yes siya, no? Sabi niya, yung ritual na seremonyas ng pag o yung seremonyas ng paglilinis, tumutukoy ba ito sa bautismo? Oo o hindi? Ang sagot mo? Ulit ang sagot, yes, tumutukoy yan sa paglilinis. Yes, okay, yes. Oh, eto, okay. Pakinggan. Tumutukoy. Okay. Tatawag pa ba uli ako so, sa moderator? Okay, kasi baka mamaya isipin ng viewers. Opo, opo. Teka lang, isipin ng viewers eh. Two in one ang Romel, laban. Romel. Romel, makinig po kayo. Tandaan po natin yung room no, number one natin. Hindi ko marinig kasi nag-ngongo yung boss ko sa akin eh. Ah, naputol ba? Ah, oh, sige, naputol ba? Pati dahil ano naputol daw saglit, so di, ang gagawin natin ay napuputol okay. Ako kaya anong kaya ako nagtatanong okay. Ganun no gaya na okay. Hina yung signal ko rin inuulit yung tanong sige po intindihan mo siguro okay sige, Mr. Moderator decision po ako please. Next question po okay next question okay ito yung tanong ko yung bang bata kasama ba yon sa terminong o general term o termino general na tao? Kasama ba yung bata o sanggol sa terminong tao? Oo o hindi? Oo, kasama. Ngunit, hindi kasama ang bata sa tinutukoy ng apostol na dapat sumampalataya upang mabautismuhan. Hindi. Pag may nabasa ka na marunong sumampalataya ang next sanggol, question. Talo na ako. Next ayun, question. Okay. Narinig na yun. Okay. Ito yung tanong ko. Yung bang mga magulang o yung mga padrino, kaya bang i-relate nila ang kapananampalataya sa kanilang mga anak? Oo o hindi? Wala naman akong nilatag yan. Mamaya na natin pag-usapan yan. Kasi sinabi, kung kumakita ng padrino yung sumasagot, Mr. Moderator, is kasi sabi yung padrino yung sumasagot. Nasasayang po kasi itong mga hanay ko. No? Una, excuse mo na. Akin yung pakinggan, page 34, page 168, opo, page 169. Moderator, ang mga moderator. Ko. Napapansin ko, napakalayo na po. Moderator. Although wala ho kayong binanggit doon sa latag ninyo, pero binanggit nyo ho, Bro Michael, dito sa sagot ninyo doon sa tanong niya. Bali, yung tanong niya, kinukuha niya doon, batay doon sa sagot mo. Oh, kita mo na. Okay, salamat. Ginamit niya kasi Mr. Moderator yung Paulit na lang. Paulit na lang ho yung pagsagot. Sumasagot kasi yung bata ay ano daw ang sumasagot ko sa padrino padrina. Ito, sasagutin kita. Wala pa akong tanong, wala pa akong tanong. Ito, sasagutin. Kaya may tanong ka na kanina eh. Sasagutin kita. Sasagutin na po. Moderator muna, sasagutin na tanong ko. Ito, pakinggan mo, sasagutin kita. Huwag ka na. Mamaya may narinig. Maano ka na naman. Ano ba yung tanong ko? Sige na. Madali ka na naman. Hindi, ano ba yung tanong ko? Hindi, ano ba yung tanong ko? Ano ba yung tanong ang ko? Tanong mo tungkol sa padrino, padrina, madrina. O di sasagutin kita. Hindi naman yun ang tanong ko. Hindi naman yun ang tanong ko. Ano ba naman to? I-relate ng mga magulang. Hindi. Yung kaya lang, moderator muna. Moderator. Moderator. Para walang pagtatalo, ulitin ang tanong. Bibigyan ko ng kahit di ko orasan. Sige, ulitin mo lang tanong. Okay. Yung bang pananampalataya ng mga magulang o ng mga padrino, isasama na natin no, yung padrino-padrina, kaya bang i-relate nila sa kanilang mga bata? Oo o hindi? Ano yung i-relate na tinutukoy mo? Hindi mo ba alam? Eh, sus ko po naman. Ako nagtatanong, tapos tatanungin mo ko niyan. Ano ba yun, Mr. Moderator? Ano sasagutin ko? Wala ka namang tinukoy na i-relate nila. Kaya... Teka lang, moderator. Moderator ulit. Mr. Moderator. Oh, hindi.
Sakin po. Kaya bang i-relate ng mga magulang sa kanyang mga anak? Moderator, ano i-relate? Ano sasagutin ko dun? Teka lang. Naiintindihan ko. Tahimik muna kayo. Tahimik. Ako muna magsasalita. Paki-elaborate lang po yung tanong para masagot po ng maayos. Sige po, tanong po. Paki-elaborate. Sige po. Okay. I-relate, ibig sabihin, pwedeng ma-i-connect. Ayan, ayaw mo nang relate eh. Gusto mo connect. Pwede bang ma-i-connect? Hindi yan ang tanong. Ang tanong sa'yo, ano nga yung i-relate? Wala ka sinabi. I-relate? Ah, yung pananampalata. O, yan, sabihin mo. Na mga bata sa kanilang mga magulang, kaya o hindi? Oh, yung pananampalataya, utos talaga yan. Na dapat ay ibahagi sa kanilang mga anak bilang gabay. Pero ang hindi nakasulat sa Biblia, yung kasalanan ng magulang ipapasa sa anak. Walang ganon, my friend. Time. Next question. Kaya pa o hindi bago ka mag-explain? Kaya o hindi? Categorical muna. Sabi ko na nga. Kaya yan eh. Kung pananampalataya dahil utos ng Diyos yun, gabayan ang inyong mga anak, sa ika, lalapit nila sa Panginoong Diyos. Ang hindi biblical, my friend, yung pananampalataya ninyong kasalanan ng magulang, magiging kasalanan ng Next anak. Next question. Mr. Moderator, objection. Bakit mayroon pang side comment bago mag- Baka pwede ba tayo? Ano ba naman yan? Sagot hindi, yun eh. Hindi. Sagot niya po yung kaya niya. Sagot niya po yung kaya niya. Okay, kaya. Dahil okay, tinanong kaya niyo po siya eh. Kaya, oh. Sige, kaya pala ng mag- oh, next question. Oh, next question. Kung kaya pala ng kung kaya pala ng mga magulang na ma-relate o ma-connect ang pananampalataya nila sa kanilang mga anak, pwede ba silang bautismuhan o hindi? Hindi. Sapagkat sariling pasya ng tao, sariling kakayanan ng tao ang hinahanap, hindi tulong ng anak o ng ina o tatay sa kanilang anak. Kaya nga sino man. Next question. Kung may mabasa ako na ang magulang na nanampalataya hindi yung bata, satanggapin mo ba na mali yun o tama? Ano babasahin mo? Pakiulit. Kung may mababasa ako na yung pananampalataya ng magulang na i-relate sa bata ayon sa Biblia, papaniwalaan mo ba yung talata na yun? Ayun na ako dyan, my friend. Diba sinagot ko na yan kanina? Dapat naman talaga yan. Guidance yan eh. Ang hindi biblical, yung aral ninyo na ano, okay. Kasalanan ng tatay, kasalanan din ng anak. Damay-damay. Sige, time. Next question. Last question. Alam mo, okay. Next question. Okay, yo, okay. Last, no? Last question. Okay, okay. Last question, ha? Sa paano mapapabilang ang isang bata na sa panahong Kristiyano sa simbahan o sa kawa ng Diyos? Sa paanong paraan? Mateo 19:13 hanggang 15, paraan ng Panginoong Kristiyano. Sa panahon ng Kristiyano, tinatanong. Teka lang ho, sinasagot na ho kayo, nakapagtanong na kayo. Sige, wag mong warningan, moderator. Total sige, nag-interrupt uli. Oh, sige. Kasi baka isipin ng nasa live, 2-in-1 ang labanan. Ganito. Teka lang, kinakausap ko yung moderator eh. Ang tinatanong ko kasi, ako yung na nag-giveaway. Teka lang. Kinakausap ko yung moderator. Moderator muna, moderator. Makikiusap ako sa moderator. Kako, huwag ka nang bibigyan ng warning. Pero, gusto ko sa moderator, ituloy ko yung sagot ko. Hindi ko ba pwede sabihin sa moderator yun? Yun ang gusto kong sabihin niya. Nagsasalita lang ho kasi yung dalawang panig kayo hindi yung makasingit ang moderator. Dapat ka munang tumahimik, Kuya Mel. Oo. Sagutin niyo na po. Pakinig ka dito sa tunay na aral. Oo. Sige po, ganito. Naintindihan na po ni Ka Michael yung tanong. Last answer, 15 seconds, start now. Ayun. So, gaya nga ng sabi ko, Mateo 19:13 hanggang 15, ano naging paraan ng Kristo na sinusunod ng Iglesia ni Kristo? Ipinanalangin, inihandog, inilapit sa Panginoon. Paraan yan, naging bahagi sila. Ano katunayan?
Next question. Ay, ano na pala? Tapos na yung oras natin. Ah, oh, time na. Napakainit ang labanan ito. Yung kopi ko dyan, masarap magkape. Okay, babasahin ko lang yung mga comments. At talagang napakainit ng ating kung nagiinit dito, eh, lalo na doon. At iba-iba yung mga comment kahit naghahamunan na eh dito sa comment box. So, shoutout sa mga ano, napakabilis, I'm sorry, napakabilis ng comment. So, mag-uumpisa ako sa... Wala tayong magagawa, dalawang matinik ang debatista eh. So, mag-uumpisa ako sa itaas. Kasi napakabilis yung comment, hindi ko nasusundan ba, sumusunod-sunod. Ilan ba nanonood? 67 yung nanonood sa atin. Grabe, dami. Sa nanonood sila Arnold Cian, Vicente de Sevilla, sila Harry Caro. Sabi ni Harry Caro, mahusay, umiwas ang INC. Sabi naman, uy, bawal tong... mga words na mga like bobo mga bro, so pakiiwas na lang. Merong mga nag-comment. Naku, hindi na maka hindi na sila makapag-comment pag inulit-ulit nila yan. Walang ganun dito bro yung mga words wala, natin. Walang ganun. Wala tayong narinig na ganun dito ngayong debate. Sabi dito ni Andre M. Ligad, Suryano, lumabas ka. Parang hindi mga sabo. Ito ni John Paul. Hahaha, wawa CFD. Sabi naman dito ni Ichi Feng Bagunas Miro, mainit talaga 2 versus 1 laban. Sabi naman ni Harry Caro, ang layo ng sagot, Pilipinas to Jerusalem. Nandyan din si Ka Ricardo Mizrak, shout out po ako. Si Ka Ricardo. Nandyan din sila Tay Renato, sila Mary Grace, sila Itoli Asis, sila RR Florante, Juan Mico, J. Isboy Alqueno, Jan Jacob, yan, Manolito. At napakabilis ng comment natin. Actually, mga bro, hindi ko siya nasusundan ng maigi kasi nagne-next-next siya. Pero yun, shoutout sa lahat ng nakikinig ng Debaters Convention. Yun lang, bro. Shoutout sa lahat ng mga nakikinig at yung mga nandito sa room. Di na namin kayo isa-isayin. Salamat sa suporta sa Debaters Convention. Matitinig po ang ating mga debaters ngayon kaya napakainit talaga ng laban. Dumako na tayo dun sa rebuttal stand po ng bawat isa. Bigyan na po natin ng 15 seconds si Camel Chor para doon sa kanyang... 15 seconds po. 15 minutes. Kaya ka na para kasama na nakakapikit eh. Mayos ka nga. Yung live viewers pala natin, 117, sabi ni Ernie. 15 minutes yan, ano? 15 minutes. Andiyan naman sa screen. Start na tayo, 15 minutes. Ano yan, 15 seconds in 14 minutes and 45. Okay, seryoso lang bro. Okay, so salamat ng marami no. Itong ating kaibigan, ginagamit niya yung ating mga libro pag tinanong natin yung exegetical context. Hindi naman niya maitukoy-tukoy kung ano yung exegetical context. Ang ginagawa niya, binabasa niya yung ginagawa nung pari doon. Ang tinatanong ko yung exegetical context. Sabi niya, alam niya, ang ginagawa niya, bumabatay lang siya sa binasa niya. Hindi niya nakita at naunawaan yung binabasa niya dahil ang pangunawa doon yung tinatanong kong exegetical context. Okay, no? Another, tinanong ko itong ating kaibigan na si Michael, sabi ko, yung bang seremonyas ng paglilinis, patungkol ba yun sa bautismo? Yes, sabi niya, no? Tapos, sabi niya, yes, inulit ko dalawang beses, no? Tanggap niya pala na ang seremonya ng paglilinis ay bautismo. Babasa ako dito sa Joel chapter 2 verse 16. 14 kundi 16 sa Biblia. Papakita ko yung Biblia ko, no, para baka sabihin ng ating mga kaibigan eh ako'y nandadaya eh paki ano na lang ito. Yung camera, ika-camera on ko, ayan, no? Ito po. Ito po yung aking babasahin, maidilaw, no? Ito po. Ang salita ng Diyos. Dahil itong ating kaibigan, sinabi niya, ang seremonyas daw ng paglilinis, sumang-ayon siya na bautismo daw yun. No? Sabi nito sa Joel 2:16, gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtitipong kayong lahat.
bata at matanda, pati mga sanggol at ang maging mga bagong kasal. Therefore, umamin itong ating kaibigan na ang seremonya ng paglilinis ay bautismo. Dalawang beses ko itong inulit para hindi ito ma-deny. Sabi niya, yes, oo, paglilinis ay seremonya ng bautismo. Ayon sa Joel, ang salita ng Diyos, sabi niya dito, gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtipong kayong lahat, bata at matanda, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Ayan, meron palang nababasa na pati ng bautismo yung seremonya ng paglilinis, isasama yung bata pati yung sanggol, no? Therefore, may napatunayan ako sa Biblia na mayroon, no? Napakalinaw, no? So dito natin makikita na meron pala, no? No? Hinahanapan niya ako kanina at nag-showdown ito kanina kung may mababasa raw na ang bata wala, may pananampalataya, talo na raw siya. So hindi ko yung kinasa kasi madaling matatapos. Sabi dito sa Mateo chapter 18 verse 6, datapot sinong magbigay ng ikatisisod sa isa sa maliliit na ito na nanagsisisampalataya sa akin ay pakikinabangin pa siya kung bitina ng kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. Bata ang tinutukoy dito, no? Sabi dito sa 4, whosoever therefore shall humble him like a little child, sa 4, pero kung ibababa mo sa 6, may pananampalataya yung maliliit na ito na nanagsisampalataya sa akin. Kung kinasahan ko ang challenge niya kanina na wala daw mababasang may pananampalataya, basag kagad yung kanyang challenge. Ayokong matapos kagad yung boxing nang hindi nire-rebut ito, no? Babasahin mo sa 4, little ones ang tinutukoy doon yung mga batang maliliit. No? Nando doon, sabi doon, datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin. Ang sabi niya, pagka daw may pananampalataya, babautismohan. Therefore, yung maliliit na ito na nagsisisampalataya sa kanya, pwede palang bautismohan. Napakaganda ng challenge ng aking kaibigan, no? Ang ina sinabi niya wala daw mababasa. May nabasa ako at inamin niya dalawang ulit ng seremonya ng paglilinis ay binyag or bautismo, no? Napakalinaw na, no? So doon pa lang makikita na natin. At nung tinatanong ko itong ating kaibigan kung ginamit ba ni Jesus yung pagpapahid ng dura, yes, meron, no? Ang ginagawa niya, ini-insist nito yung ginagawa ng pare. Ang tinatanong ko yung konseptong ginamit ng pare kung nasa Biblia niya. Wala daw, meron, gumagamit nga siya, dumudura nga siya, ginagawa niya pang putik, ipinapahid sa tenga, efata, mabuksan, di ba? Sinasabi niya yon sa mga tao, no? Kaya yung pamamaraan na gano'n na ginagawa namin, either na ito ay ginamit ng sa binyag ng aming pare, biblical ito. No? Sabi niya, hindi daw. Biblical, ginamit sa bata na efata, ang pinabubuksan doon, yung kanyang pananampalataya. Kaya efata. Mabuksan doon, ang pinabubuksan doon, yung kanyang pandinig. That is the parallel between the baptism at doon sa ginawa ng aming anong ni Jesus sa bulag at sa bingi na nasa pamamagitan ng kanyang mga laway at tura, nakarinig at nakakita doon. Na yun ang ginagawa ng aming pare na binasa niya. No? Biblical po yun. No? Ang ginagawa niya, ini-insist niya yung bautismo doon. Sabi niya, hindi raw yun biblical. Biblical po. No? Yung ginagawa ng paraan ng pare na inaano yung laway, inaano, biblical po. No? So dito natin makikita. At ang sabi ng ating kaibigan na wala daw mababautismuhan, sinabi ko letra for letra, wala talaga. Pero yung sambahayan tumutukoy doon sa all person live in one house, no? At umamin itong ating kaibigan, uulitin ko, yes siya ng yes na ang ritual ng paglilinis ay bautismo. Therefore, ayon sa Joel, ang sinabi roon, gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtipong kayong lahat, bata, matanda, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Therefore, that is baptism, seremonya ng paglilinis, pinasasama yung sanggol. Meron, brother. No? So, meron ako nabasa. Okay, another. Okay. Sa ano yan na Joel 2:16 ang salita ng Diyos. Bumili kayo niyan. Pwede yan nating magagamit.
At yung ginagamit natin, na ginagamit niya kay yung padrino at yung ninong o yung ninang, nakaka-relate, sumang-ayon siya, nakaka-relate sila. Dahil sa Biblia, yung mga magulang na nananampalataya kay Jesus, na i-relate nila yung kanilang pananampalataya. Gaya yung mga nasasapian ng masamang espiritu, yung kanilang mga anak, nandoon sa kanilang bahay. Pero ang sabi niya, Panginoon, di ba? Ano sabi ni Jesus? Napakalaking pananampalataya ito. Umuwi ka na, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. O umalis na ang masamang espiritu na sumasapi sa iyong anak. Hindi nananampalataya doon yung bata, pero na-i-relate sa mga ayon naman siya, na-i-relate yung kanyang faith doon sa kanyang anak. Kaya ito pinagbigyan ni Jesus. Kaya meron kaming mga ninong, ninang na i-relate ng mga magulang, ng mga ninong at ninang ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga inaanak. Dahil kung ang bata ay sinasabi niya yung walang pananampalataya, sabi rito, little ones, no, sa 4 at ibababa mo sa 6, na maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, tapos na kagad ang boxing sa pagitan namin ng INC. Sabi niya, kung wala daw mababasa, na kung may mababasa daw ang bata, ay may pananampalataya, talo na daw siya. Hindi ko kinasahan kasi maaga tayong makakapagtapos nito, no? Binasa ko po, yan ay mababasa sa 18, mag-umpisa kayo sa 4, no? And whosoever shall receive on little child in my name, receive me. Ang sino mang tumatanggap sa isang ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito, bata yung tinutukoy, nananampalataya sa akin. May pananampalataya yung bata. Letra for letra ba yung hinahanap po, Brother JC? Ayan, nabasa ko, na maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin. No? Kung kinasahan ko yan, tapos na ang boxing natin. No? Dahil ikaw pa rin mismo, umamin ka na ang bautismo ay seremonyas ng paglilinis. May nabasa ako, isagawa ninyo, no? Gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis at magtipong kayong lahat, bata at matanda, pati mga sanggol. No? At kung babasahin natin yung Exodus chapter 12 verse 37, may 6 na pong mga kalalakihan at mga babae, bukod pa ang mga bata, na tumawid sila doon sa Red Sea. At ito ay sinabi ni Apostol San Pablo, ang silang lahat ay nabautismuhan sa ulap at sa dagat kay Moses. Kasama yung bata, no, nung tumawid sa Red Sea sila. At sabi ni Apostol San Pablo doon sa Oko ng Korinto, 10:2, silang lahat ay nabautismuhan sa ulap at sa dagat na maging tagasunod ni Moses. Kung sa Old Testament, meron palang pangyayaring ganon at sinabi ni Apostol San Pablo na nabautismuhan silang lahat, why not kung bakit natin ito ginagawa, no? Take note, mga kaibigan, no, wala pang tumututol during the early Christian church sa tungkol sa pagbabautismo ng mga bata, no? Hindi ito tinututulan ng mga early Christian church bagkus isinasagawa nila ito. Kaya nga mayroong dong household. Household, all person live in one house. Kasama bata, matanda, babae, lalaki, ayon dito sa Joel chapter 2 verse 16, no? Nandoon kasama, no? At aminadong aminado, dalawang ulit kong tinalong, oo, yes siya ng yes, na ang seremonya ng paglilinis ay bautismo. Therefore, yung Joel na binasa ko, sinang-ayunan niya na bautismo ang tinutukoy doon at kasama yung mga bata at sanggol. No? Napakalinaw. Okay, salamat Brother JC at ikaw ay umaamin, no? Hinamon niya ako kanina na letra for letra daw pag ang batang maliit walang faith ay may faith, talo na daw siya. Ayun, binasa ko, mag-umpisa ka sa 4 hanggang 6 ng Mateo 18. Ang maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin. At mula doon, sabing ganon ng ating Panginoong Jesus, mula sa bibig ng mga pasusuhing sanggol, magmumula ang wagas na papuri at pasasalamat. No? Mula sa mga pasusuhin, basahin natin. Kung ang batang ito ay walang faith,
kasi meron tayong tinatawag na inherit. Bakit ito ay nakapagpupuri sa Diyos? No, basahin natin, no? Mateo 21, basahin natin. Dahil kung ikaw ay mayroong pananampalataya at belief sa Diyos, kaya mong magpuri. Gaya ng sinabi ni Jesus, no? 21, Mateo 21:16 ang sabi dito ni Jesus. Sabi dito. Sabi dito, 2016. At sinabi lang sa kanila, narinig bubaga ang sinasabi ng mga ito at sinasabi sa kanila, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong inilulubos ang papuri. No? You have never read out of the mouth of the babes and suckling who has perfected phrase. May perfected phrase itong mga sumususo at mga sanggol. Kaya nakakapagpupuri ito sa Diyos na ginamit ni Jesus. Kung ito'y walang pananampalataya, bakit ito ay kayang mag-perfect ng phrase? Ito natin isipin. Kaya nga ang sabi ni Jesus, maliban na lang ang tao ipanganak sa tubig sa Espiritu. No? Pangako iyan sa 8:38 at 39. Ha? Ang pangakong ito ay hindi lamang sa inyo, kung hindi sa inyong mga anak. Tingnan nyo doon sa 8:39, no? Na Acts 8:39. Tingnan natin. Kasama yung bata sa pangako ng bautismo na yun. Basahin natin. No? Ito ang sabi doon sa Acts. Kasama yung bata doon, yung children. Children, tingnan natin kung last ano ang definition ng children sa dictionary. Tingnan natin. Kung ano ang definition ng children doon. Sabi dito, basahin natin, no? Sa ano na 2 ba yun? 2:38-39? Tingnan natin sa Acts. Kung ano, no? Correct me if I'm wrong, no? Chapter 2 ba yun? 38-39 o chapter 3? Tingnan natin kung ano ang nilalaman. Ito ang sabi. Chapter 2 ng Acts. Sabi rito, for the promise unto you and to your children and to all at sa lahat na mga nasa malayo, even as many as the Lord God she called. At sinabi sa kanila Pedro, magsisi kayo at magmabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus at ipagpatawad ng inyong mga kasalanan. Sapagkat sa inyo ang pangako. Ano yung pangako? Basahin natin doon sa unang Pedro chapter 3 verse 21. Ang bautismo ay isang pangako na naglilinis. Basahin natin, no? Pangako 'yan, basahin natin, brothers and sister. Pangako 'yan para sa inyong mga anak, to you and to your children at maging mga nasa malayo. Kasama yung mga children sa pangakong iyon, basahin natin, no? Napakaganda ng sinabi dito. Basahin natin dito sa mabuting balita, Biblia, sa Acts, sa Gawa. Okay. Sa Gawa, nakalagay dyan, chapter 2, verse 38-39. Sabi doon, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tao, sa bawat taong tawagin ng ating Panginoong Diyos. Aminado siya ang bata tao. Kasama siya sa tinawag ng Diyos at kasama siya sa sambahayan ng Diyos. No? Sa 38, no? Tingnan niyo ang pangakong ito ng bautismo. Yung bautismo yun eh. No? Ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Ang sabi ni Apostol San Pedro, ito yung pangako ng bautismo iyon. Dahil si San Pedro din ang nagsasalita doon. San Pedro. Babasahin ko lang, brother, yung sinabi niya. Sige lang, ituloy mo lang, Mr. Moderator, for last statement. 21. Sabi dito, ang tubig ay larawan ng bautismo ang nagliligtas sa inyo. Ngayon, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos. Doon sa binasa ko, si San Pedro ang nagsasalita. Ang pangakong iyon ay hindi para lamang sa inyo, kundi para sa inyong mga anak at sa mga nasa malayo, bawat tao. Yun ang aking nagawa. Salamat, Mr. Moderator. Huwag na nating patagalin. 10 minutes. Cross-examination ng negative side. Michael na Iglesia ni Cristo. Start now. Ayun. Unang tanong. Mateo 18:6, sinasabi mong ang maliliit doon ay bata. Tanong, ano sa Greek ang bata? Brepos paidon. Yun ang sagot ko. Sa Mateo 18:6,
Mateo 18:6. Ano ang nakasulat? Necron o Pydon? Kahit Necron, kahit Pydon, patungkol yon sa bata na maliliit. Categorical, moderator. Categorical question, yes. Categorical question. Apo. Ang tapos tanong ako ko ganito. Okay. Ano ang nakasulat sa Mateo 18:6? Micros o Pydon? Okay. Okay. Mateo 16:6. Babasahin ko para magkalinawan. Ano, Mr. Moderator, stop muna yung clock niya kasi nag- Walang stop clock dito. 15 seconds ka lang. You have to answer directly, categorical. Moderator, concern please. Teka lang. Sinabi ko. Concern moderator, concern. Teka lang. Pagbigyan natin si ano si Bromel, babasahin lang natin talata para mabasa niya lang. I-stop ko naman ang oras eh. Moderator, saglit lamang po. Wala po kasi sa rules 'yan. Sa pagkakaalala ko, rule number 9, kung ano yung nasa rules, yun lang ang iiral sa debating ito. Kaya, ang concern ko, moderator, bago po siya magsalita ng sandamakmak, kumategorical muna siya. Ano nakasulat sa Mateo 18:16? 1 minute na nagastos niya sa oras ko. Pydion, Omicros, Omicron. Ganito. Categorical. Mag-categorical ka, tapos sagutin mo. Pag-assign mo yung talata at sagot mo sa 15 seconds. Sige, categorical. Sagot ko? Sasagot na siya. Sige, 15 seconds. Okay, sagot ko. Micron, patungkol yan sa maliliit na bata, is small. Dahil ang infant ay categorical ng small. Yun ang sagot ko. Next question. Kung micron ang nakalagay diyan sa Mateo, Mateo 18:6. Yan ang sabi mo, di ba? Tama ba? O yun. Kung micron na nakalagay diyan at Pydion ang bata na pinatutunayan mo sa talata, aaminin mo mali ang unawa mo. Hindi Pydion ang nakalagay eh. O aaminin na mali ang tunawa ko. Dahil yung micron, pwede rin gamitin yan kung sa matang maliliit na prepos. Dahil yan ay little, small, least, at saka less. Yun ang sagot ko. In a size, in quantity, yun ang sagot ko. Next question. Alam mo ba, sa Biblia, ginamit ang terminong micron sa mga apostol? Alam mo ba yan? Walang problema. Gaya ng sinabi ko. Alam o hindi alam? Alam ko rin yan. Dahil kung titingnan mo ang terminong children, kasama din dyan sa mga malalaki. Basahin natin, Mr. Moderator, ang ibig sabihin ng children. No? Stop the clock. Para malaman itong ating kaibigan. Walang stop the clock. 15 seconds yan. Basa lang ako. Next question. Kung tanggap mo na micron ay ikinakapit rin sa mga apostol, Mateo 18:6, di ba nakasulat dyan? Nagsisisampalataya? Di ba nakasulat dyan? Nababasa letra por letra. Very good. Sa makatwid, yung micron na tinutukoy, na ikinapit din sa mga apostol, yan ang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang sumasampalataya dyan, kung aangat mo sa poor eye, yes, little ones, mali. No. Uy. Teka lang. Huwag kang pumunta sa English. Moderator. Teka lang. Huwag kang pumunta sa English. Nasa Greek tayo eh. Pamute muna. Yung tanong mo kasi kanina, bro, ako muna, moderator muna. Yung tanong mo kasi kanina, ka Michael, nung sinasagot niya na, saka mo lang inihabol yung yes or no. Dapat, tapusin mo na muna yung yes or no, saka siya sasagot. Ulitin mo tanong. Okay. Sige. Yun. Sabi ko, tinanggap niya eh. Nagsisisampalataya, nakasulat doon eh. Tanong ko sa kanya, kung yung micron ay ikinakapit sa mga apostol, at yan yung mga sumasampalataya sa kanya, tanggap mo yung mga apostol yan. Yes or no?
Doon, hindi ko yung tanggap na patungkol yan sa mga apostol dahil sa 4, ang tinutukoy doon, little ones, patungkol yan sa maliliit na bata kung iaangat po sa 4. Dahil ang ibig sabihin ng child or children, an adult who has like child, childlike or child is a person, an undying or recent next question. Next question. Next question. Diyan sa pinatutunayan mo, malinaw, hindi paid yun ang nakalagay. Umamin ka naman, di ba? Ang paid yon. Sinabi ko na. Bata, ano diba? Ba? Yan na. Teka lang. Nagpe-premise ako eh. Patapusin ang tanong bago sumagot. Okay. Diba umaming ka? Hindi paid yon ang nakalagay dyan. Yan ang Greek ng bata. Kundi ang nakalagay ay micron. Diba, na, diba okay. Umaming ka dyan? Oh, ngayon. Ngayon, teka lang. Makinig ka. Tapusin mo na po yung tanong, nagpe-premise pa, pagkatanong, saka ako kayo sumagot. Go. Ngayon, kung tanggap mong hindi paid yun ang nakalagay dyan, sa mga katid, hindi bata ang tinutukoy dyan. Okay, ang sagot ko, kay Faidon, kay Brepos, kay Micron, walang problema dahil ang children kapag kiniwan mo ay a young person, a daughter, an unborn or recently born person, a young person, especially between infancy and youth, kasama na din doon next sa question. At saka Faidon. Tapatan tayo, okay. maging tapat ka. Meron ka bang Greek text na Paidion ang nakalagay dyan? Matthew 18:6? Okay. Meron ba? Sinabi ko na sa'yo, na nakalagay wala. Ay Paidion. Ang nakalagay okay. Ay Micron. Ang sinabi ko sa'yo, pwedeng gamitin din sa bata yung Micron dahil ito ay maliliit. Yun ang sagot ko. Okay? Next question. Sa Joel 2:16, ang pinatutunayan mo dyan kanina, yan ay seremonya kasama ang bata sa pagbibinyag. Yan ang pinatutunayan mo kanina, di ba? Yes, ayon sa salita ng Diyos, yeah. Ang salita ng Diyos. Okay. At sinabi mo rin na ang seremonya ng paglilinis ay bautismo. Ikaw mismo, dalawang beses kang nag-yes, dalawang beses kong itinanong. Sunod na tanong. Alam mo ba sa Joel 2:16 sa Abriol na salin ninyo, Bibliyang Katoliko, alam mo ba na hindi binanggit dyan ang pagbibinyag? Alam mo ba yan? Walang problema. Alam ko yan. Hindi alam mo ang ba yun Abriol ang ginamit ko. Tagalang. Alam ko. Tapusin mo. Tagalang. Moderator time. Yung tanong mo ka Michael, alam mo ba dapat bago siya sasagot at sabihin mo na kung alam mo ba o hindi mo alam saka sumagot. Sige, sagot. Alam mo ba o alam niya ba? Alam ko, pero ang ginamit ko yung ang salita ng Diyos. Pag hindi mo nabasa sa ang salita ng Diyos yung binasa ko, talo na ako. Pero kung mabasa mo, ikaw mismo umaamin na yes yun. Yun ay binyag o bautismo ang seremonya ng paglilinis. Ang ginamit ko, next question. Next question. Okay na ako dyan, Kuya Mel. Next question. Sa paraan ng pagbibinyag, alam mo ba naturo ng paring Katoliko otoridad ninyo na ang paraan ng pagbibinyag ay lubog. Alam mo ba yan? Sa katekomens, paraan ng pagbibinyag sa amin ay lubog. Sa mga bata ay buhos. Yun. Very good. Meron kami tatlo. Kahit anong gamitin ritual doon sa tatlo, binyag. Sa binyag na yun, lubog. Time. Next question. Kung tanggap mo na paglulubog ang pagbibinyag, aaminin mo ba sa pagkakataong ito na yung buhos sa bunbunan ng bata, walang batayan sa Biblia? Mayroon at may batayan yan sa Biblia, yung pagbubuhos. Kahit hindi bumbunan, basta tinabing pagbubuhos, ibig sabihin, pwede sa ulo, pwede sa katawan, walang problema. Yun ang sagot ko. May batayan yan. Okay. Sabi mo may batayan sa Biblia. Sige. Anong talata? Anong talata? Mababasa na yung bumbuhos. Teka lang.
Patapusin mo na po yung tanong. Tapos saka mo basahin. Sabi mo kanina, sabi mo kanina, mayroong batayan sa Biblia yung pagbubuhos sa bunbunan ng bata. Sabi mo yan. O, eto tanong. Anong talata mababasa? Teka lang po, teka lang po. Ako, teka lang po. Mr. Moderator. Teka lang po. Objection muna, Mr. Moderator. Object ako, kaya karang. Sige, objection muna. Wala naman akong sinabing yung bumbunan. Sabi ko, yung pagbubuhos kaysa bumbunan niyan, kaysa ulo yan, kay katawan. Siya, in-specify niya sa bumbunan. Kaya sabi ko, kahit sa ulo yan, matatamaan yung bumbunan niyan, pati katawan. Siya yung nag-specify sa bumbunan, hindi ako. Salamat. Okay, okay, ayan. Okay. Bago ka mag-decision, moderator, pakinggan mo naman ako. Saglit sige, lang sige, din. Sige, sige, ayan. May categorical ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, tanggap mo ba na walang basihan sa Biblia yung binyag na magbubuhos lang sa bunbunan? Sabi niya, hindi, kasi may basihan. Kaya ang tanong ko, Mr. Moderator, anong talata sa Biblia mababasa na yung pagbibinyag sa bata, bunbunan ang binuhusan? Sabi niya, meron eh. O, pakita siya. Yan ang hamon ko sa kanya, ito, Mr. Moderator. Ito ang hatol ko. Ang sagot kasi ni Bro Melchor, bunbunan, lubog. Basta may mga kategorya sang sinabi. Ngayon, ang tinatanong ni Ka-Michael, yung kategorya na sinabi mo, yung tungkol dun sa bunbunan, yun naman yung tinatanong niya kung anong daw talata yun. Sige ho, pasagot ko anong talata. Okay, yung bunbunan, pag binuhusan ka sa ulo, kasama na yun sa bunbunan. Talata, please, talata. Kasi dito, teka lang po. Sinabi dito, teka lang po. Stop the clock muna. Naintindihan niyo naman po yata yung tanong ni Ka-Michael. Talata po ang hinihingi. Magbigay na po kayo ng talata. Okay, talata. Sa Jeremiah 6, no? 6:11-12, sabi rito, I am full of the fury of the Lord. I am weary with holding in. I will pour it out upon the children aboard. Sa Tagalog, kaya't ako'y puspos ng kapasukan ng Panginoon. Ako'y pagod na nagtitigil ko. Time. Buhos next question. Sa mga bata sa lansa. Ayan. Next question. Next question. Sa talatang binasa mo, may nabasa ka ba? Sabi mo kasi kanina, may basihan eh. May nabasa ka ba? Bunbunan ng noo o noo. Bunbunan, kaya ano man yan. Yan ang binuhusan. May nabasa ka ba? Pag sina... Meron o wala? Okay, ang... Pakinggan mo muna, sumasagot ako. Sinabi ko na categorical, sa iyo. Categorical, please. Categorical, categorical. Meron o wala? Saka sasagot, 15 seconds. Meron o wala? Pero yung buhos, sinabi ko na nga wala eh. Yung buhos, kasama na doon yung ulo, yung bumbunan. Moderator, napuputol siya sa akin. Teka lang, teka lang. Ayusin muna natin yung connection kasi medyo napuputol kay ano, sa akin din medyo napuputol din yung dating sa akin eh. Napuputol siya. Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko rin masyado maintindihan. Kung maaari, Mr. Moderator, kung maaari, no? Opo, sabi ko, sa binasa niya, mayroon po bang nakasulat doon na bunbunan, yun ang binuhusan. Paraan kasi ng pagbibinyag nila yon. Pakiulit na lang, makikisuyo na lang sa sagot kasi na medyo naglabo-labo yung signal. Meron bang nabasa? Teka lang. Hello, sound check, sound check. Meron, meron, sound check. Hello, sound check. Hello. May garalgan na konti eh. Pwede mag-leave ka muna tapos pasok ka ulit. Katulad nung ginawa kanina. Sasagot muna ako sa kanya. Hindi naman ako nag-specify na bumbunan sa kapag sinabing buhos, kasama na yung ulo, bumbunan. Teka lang, teka lang, teka lang. Yung audio mo nga kasi, yung audio mo hindi masyado marinig. Ano, garalgal. Garalgal. Chapi-chapi dating mo, ano, Bromel. Yan. Advertise mo muna yung, ano, bro, yung t-shirt natin, bro. Oo, yung ano nga pala, yung t-shirt natin dyan. Yung mga gustong umorder okay dyan. Okay na, nakapasok na ako. Hirap. Yan na, yan na. Hirap pumasok pag lumabas. Hirap pumasok pag lumabas. Grabe. Sige, meron na lang tayong natitirang 33 seconds. Siguro, ulitin na lang ang tanong. Tapos 15 seconds na ano, na sagot.
Last question siguro, pwede. Di naabot yan yung 33. Mr. Moderator, wala naman akong ginamit na Mr. Moderator, excuse me, wala naman akong ginamit na bumbunan ngayon. Dinadagdagan niya ng bumbunan. Wala naman ako sinabing ganun. Hindi mo napapantayan. Ito. Wala naman akong bumbunan eh, na pinabotisman sa bumbunan. Siya lang may sabi nun. Anong talata na nga uli yung ginamit mo, Kuya Mel? Putol-putol ka kanina eh. Eh, ganun. Teka lang, ako nga muna kasi, pagsalitain yung moderator. De, ano yung palata na ginamit niya kanina? Oh, excuse lang muna. Oh, ang gagawin natin ngayon, dahil 33 seconds na lang ito, kung aabot, edi, pagbigyan natin ng isang question pa, kung aabot pa sa dalawa. Pero ang gagawin natin ngayon, bago tayo magsimula, ang objection mo kasi, Camel Chor, yung wala kang binanggit na bundukan. Yes, correct. Narinig ko kasi kanina na nung tinanong ka, may binanggit ka na bunbunan, may binanggit ka na paglubog, may binanggit ka na ganyan. Sabi niya, physical yan. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Then, Mr. Moderator, ang tanong ko sa kanya, pinasangayunan ko, kako, meron bang basihan sa Biblia yung bumbunan, bubuhusan? Yan ang tanong ko, sabi niya, meron basihan. Sabi niya. Yung okay. Oo nga, ito nga decision ko. Batay sa narinig ko, may nabanggit ko kayong bumbunan, binasaan niyo po ng talata, may tanong ho siya sa iyo na follow up. Ngayon, itanong na po ninyo ngayon. Kaya, magtanong na po kayo ka, Michael. May bumbunan ba sa palatang binasa mo? Meron na wala. Okay, kung letra for letra, hindi mo mababasa at wala. Meron na wala. Pakinggan mo, hindi nga. Pakinggan mo muna ako. Sumasagot ako, Mr. Moderator. Teka lang. Ang rules kasi na concern. Ako muna. Malinaw po yung ginawa niya. Alam ko gagawin ko. Teka lang. Ako muna, okay, moderator. Ito po. Ang rules po natin, pag categorical question, sasagot muna ng categorical question bago magpaliwanag. Hindi pwede na magpaliwanag muna sa kakasasagot ng categorical. Babalik ka rin mo, lalabas. Kaya ang decision ko, dagdagan natin ng isang warning pa, tatlong warning. Pangatlo na yan. Oo, pangatlo. Kaya dadagdagan natin ngayon yung pagtatanong ng isang minuto. Thank you. 1 minute and 20 seconds. Yan. Start na po. Tanong. Meron bang bunbunan sa palatang binasa mo? Meron na wala? Ang sagot, pakinggan mo. Walang bumbunan pero kasama yon sa bubuhusan dahil ibuhos sa mga bata dahil yung bata may bumbunan. Yun ang sagot ko. Next question. Balikan natin Matthew 18:6. Sabi mo yung micron pwedeng ikapit sa bata. Tanong, yung Matthew 18:6, ikinapit ba yung micron sa bata? Yes, sa 4. Basahin mo, little ones, maliliit na bata. Basahin mo. Yes. Matthew 18:6, brother. Kinapit. Hindi Matthew 18:4. Yes, kinapit yung sa bata. Basahin mo sa taas sa 4. Yun ang sagot ko. Babasahin ko, Mr. Moderator. Mateo. Teka lang, 18, time na. Next question na. Uy, next question na. Oh, sige na, naghintay ako. Last question. Sabi ko kanina, kung ikinakapit yung micron sa bata, sabi mo yan kanina eh, tanggap mo ba walang bata sa 18.6, yung pide yun, wala. Tanggap mo, wala. Unang-una, meron little ones, may bata. Kung gagamitin natin yung maliliit, pide yung maliliit na tinutukod dyan. Pide yun po ang tinatanong. Sinabi ko mayroon. Teka lang. Ang sagot to, mayroon. Sige po, paliwanag ka, 15 seconds. Okay. Last mayroon, dahil yung 5
yung prepos, yung micron, pwedeng gamitin yan pagka sinabi batang maliliit. Yun ang sagot ko. Dahil yung tanggol, pwede mo rin sabihin yung little ones at maliit na bata yan. Dahil sinabi ko na sa'yo, yung kahulugan ng children, nando doon. Okay, tapusin na natin. Tapusin na natin ito. Sonda na kagad natin ng rebuttal stand ng negative side na si Kamaykil. 15 seconds para sa'yo. Tahimik lang po. Wala po mo nang mag silent lang po. Silent lang po at 15 minutes. 15 minutes. Lagi akong napapa 15 seconds. Nakikita ko kasi sa screen eh. 15 minutes. Start now. Ayon. Una, malinaw sa unang bahagi ng pagtatanong sa rebuttal stand na ito, umamin siya kanina. Ah, ang nakasulat diyan, Micron. Hindi pa idyon. Pero lately, eto lang ha, bago matapos ito ha, sabi niya sa 18.6, merong pa idyon. Magka-kontra, kapatid. Magka-kontra. Sabi mo kanina wala. Ngayon meron na. Kabahan ka naman. Ha? Bakit? Bakit hindi ka dapat Mr. kabahan? Moderator, dapat kabahan? Mr. Moderator, objection. Objection. Bakit daw kabahan daw ako? Personal attack naman yan. Mister, ako wala akong binabanggit patungkol sa kanya. Baki ano mo naman yan, no? Sabi niya, dapat daw akong kabahan. Ano ikakaba ko dyan? Baki ano naman yan? Bantayan mo naman yan. Ako lagi binabantayan mo eh. Magsa-side po, side comment po tayo na kabahan ka, yung mga ganun po. Nag-iwas lang po tayo, isang warning po sa'yo, dalawa po warning nyo ngayon. Sige po, tuloy na po ang presentation. Excuse me lang ha. Ako, wala kang narinig sa akin na sinasabihan ko ng personal attack yan. Naiintindihan ko po. Baka bantayan mo lang yan, Mr. Moderator, ganyan lumaban yan. Opo. Naiintindihan ko po. May warning na po, revision ko na po. Tuloy natin. Huh? Bakit ko nabanggit yon? Ang totoo, gasgas na yon talata. Kagagamit at kagagamit ko sa aking mga presentasyon. Pero, basahin natin. Ba't natin nabanggit yon? No? Kasi magkasalungat eh. Sabi niya, walang paid yon sa Matthew 18.6. Ang paid yon po, Greek yan. Na ang tinutukoy, infant, child, yan po. Kasi yun yung tinutukoy niya. Sabi niya kanina, walang ganun daw sa Matthew 18.6. Tinan mo itong huling sagot niya, meron daw. Ha? Bakit natin nabanggit yung terminong ayaw niya? Ha? Ito, pakinggan mo. Biblia ang sasagot. Santiago 1.7 at 8 ng New Filipino Version. Siya'y taong may dalawang akala. Pabago-bago ang pag-iisip sa lahat niyang gawain, huwag isipin ng taong iyon. Kung sino ka man, nasalungatan ang sagot mo. Huwag isipin ng taong iyon. Natatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Nandiyan na ang pagkaunawa sa katotohanan, paggabay ng Espiritu Santo, etc. Linaw, nagkasalungatan eh. Kung kanina, umamin siya, ano ba yung sinabi niya kanina? Masahin ko nga, walang bininyagan sanggol sa Biblia na mababasa. Kung umamin siya, pati ba naman dito hanggang sa uli? Napatunayan, nahayag na naman ang maling doktrina na ipinagtatanggol ng ating kaibigan. Isa pa, sa Biblia sasalin nila, buti nilang inamin niya eh. Kasi kung hindi niya aaminin, babasahan ko siya. Roma 6:3 ng Biblia ng Sambahayang Pilipino.
Sakali nila yan, alam ninyo ng lahat na bininiyagan para mabuklod kay Kristo ay bininiyagan at inilubog sa kanyang kamatayan. Kita mo, nakalubog, hindi binuhusan. Sabi niya, may bunbunan daw doon. Pinagpilitan. E buhos daw ang ginawa doon sa talatang binasa niya. Alam niyo, ang totoo mga kaibigan, walang binautismuhan sa Biblia sa paraan ng buhos. Wala. Ang paraan ng bautismo, pasimulaing gawain yan, ni John the Baptist. Binabuhusan ba niya yung binabautismuhan niya? At isa pa, kung bakit hindi sa Diyos ang pananampalatayang ito? Dahil ang Biblia, ang unang Kristiyano, sa pagbibinyag, kailanman hindi sila nagpabayad upang binyagan ang sinumang naghahangad ng kaligtasan o paglilinis ng Panginoong Diyos sa tao. Hmm? Paano sa Diyos yung aral na yan? Kung pera ang pinaiiral ninyo dyan, saang talata ng Biblia nagpabayad si Juan Bautista? Anong talata mababasa si San Pablo? Mr. Moderator, objection, napunta sa bayad, napunta. At ano ba naman ito? Lahat na lang ba? Presentasyon ko ito. Hindi. Ano ba naman yan? Mr. Moderator, wala ba akong karapatan mag-object? Wala lang po. Wala akong karapatan mag-object? Sumusobra naman na yata. Hindi ho. Objection. Ako ang masusunod. Sige. Ako masusunod. Opo, ito po, babasahin ko ho ang topic, ano po, ang topic po, babasahin ko. Ang topic po ay patutunayan ko na ang infant baptism ng Katoliko ay ayon sa Biblia. Ayon po sa desisyon ng ng moderator, ang baptism po ang pinag-uusapan at yung pagbayad ay konektado doon sa baptism. Kaya tuloy po ang tuloy natin ang pagsasalita. Huwag kang masasaktan. Mr. Moderator, wala kaming doktrina. Pakinggan mo muna. Wala kaming doktrina na ang bautismo Mr. namin moderator, ay may bayad. No? Sa presentasyon niya, hindi ko ginawang manggulo. Eh, alam po. Ito, magbibigay po ako ng... Magbibigay po ako ng rules sa ano po. Basahin niyo yung rules kung meron mang sinabing may bayad. Lagyan mo doon, meron pa sinabi sa topic natin na may bayad. Bakit kumapit sa may bayad? Wala na ba siyang maitindig? May decision na ang moderator. May moderator na tayo. Binyag, konektado. Opo, may moderator po tayo. Ito ang gagawin natin. Tuloy ang presentation. Ang sino mang mag-i-interrupt. Ako ang mag-i-interrupt pag mali ang sinasabi. Pag nag-interrupt po ang kahit sino mang panig, bibigyan ko ng warning. Ako mismo magdidesisyon. Pag mali ho ang sasabihin niya, ako mismo mag-i-interrupt. Sige po, resume. Ayun. Ulitin natin. Pero, ha? Pwede ako mag-object ka, Mr. Moderator, ha? Ano ba naman yan? Sige ho. Yung momentum ng ano ko, nawawala eh. Sinisira mo yung presentasyon ko. Ilalagay natin sa ano, nababawasan na yung oras, 10 seconds, 9:45 na, dadagdagan ko siguro ng 15 seconds kasi nai-interrupt nag-aandar yung ating oras. Ano, ang decision po, ang sige moderator lang. Sige po lang, sige, ibalik mo uli sa 10. Mr. Moderator, opo. Ibalik mo sa 10, pagbigyan opo. Mo sa kanya. Moderator, ibalik mo uli sa 10, walang problema sa akin. Dagdagan mo na opo. Ng dagdagan. Sige po, moderator po ang magdi-decide. Opo, balik mo ulit sa 10. Balik mo ulit sa 10. Ang gagawin po, ano po, ang gagawin po ay mag-present na po yung proceed na po, presentation. Sige po, start po tayo. Start po. Ayan. Makikisuyo uli ako sa ating moderator o sa ating live streamer. May isi-send po uli akong aklat dyan. Paki-prepare lang. Kaya nga lang sabi ko, paanong sa Diyos ito, yung binyag nila, may katumbas na pera, hindi pwedeng sabihin mong wala. Sa Kristan ako noon, Katoliko ako noon, for how many years? Huwag mo sasabihin wala yan. Konektado yan sapagkat ang binyag ng inyong ginagawa ay hindi
katulad ng ginawa ng mga apostol at ni Juan Bautista. Hindi sila nagbabayad. Tandaan mo yan. Isa pa, sa Biblia, diyan nila ibinibasi ko, no? Ang talata, minsan, ang ginagamit, Mateo 28:19, Gawa 8:12, Gawa 19:5. Sabi nila, sa mga talatang yan, nagpapatunay daw, may mga bata dyan na nabinyagan. Yan ang sinasabi niya, ha? Pero pakinggan niyo tong aklat nila. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang Protestante o sektang Protestante, no? Isinulat ho uli ito ng amo niya, pare niya, Juan Trinidad. Malinaw, ha? Oh, ano sabi sa page 43 hanggang 44 tungkol sa binyag? Sabi dito, tumututol ang maginoo. Ang kapatid na Felix Manalo yan. Sinasabi ng Panginoon na bago binyagan ay dapat munang sumampalataya. Inyong gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Sila inyong binyagan. Mateo 28:19. Nababasa natin sa Gawa 2:36 hanggang 38 na malalaki na ang mga bininyagan ni San Pedro. Malalaki ang bininyagan ni Felipe, Gawa 8:12. Malalaki rin ang bininyagan ni San Pablo, Gawa 19:5. Alam mo sagot ng paring ito na si Juan Trinidad? Sagot niya, totoo. Dahil na hindi sila ipinanganak na mga Kristiyano. Kita mo, yung mga talata palambasihan ninyo, na yan ay ginagamit ninyo, inuunawa ninyo, kasama yung bata doon. Isang sambahayan eh. Sabi ng pari ninyo, sulat aklat mismo ni Juan Trinidad. Ulitin ko ha, 10 taong nag-aral ito. Huwag mo naman sanang baliin ang isang kredibilidad ng isang pari. Na ano? Totoo. Ang linaw na sagot niya eh. Dahil na hindi sila ipinanganak na mga Kristiyano. Eh di malalaki nga. Basag ang pananampalataya mo. O ano pa? Sa Joel 2:16 na ginamit niya kanina. Aba, akalain mong sabihin niya na mayroong binyagan doon? O pero nung tinanong ko siya, sa kanilang salin, Abriol mismo, basahin nga natin dito sa aklat ng Joel 2:16. Oh, eto. Sabi ho dito, tipunin ninyo ang bayan, mag-utos ng isang banal na pagpupulong, pisani ng mga matatanda, pagsamasamahan ang mga bata at ang mga sanggol na pasusuhin, hindi binyagan, dinadaya mo ang mga tao. Salin ninyo yan. Tutulan mo ba yan? O, isa pa. Gusto mo pa ng isang salin? O, dito sa magandang balita Biblia, sa aklat ng Joel uli, 2:16, basa, tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at mga maging, o, at maging ang mga bagong kasal na bininyagan. May ganun ba? Huy, walang ganun, my friend. Ang ginagawa mo, pinagtagtagpi mo yung talata ng lumang tipan sa bagong tipan. Sa Mateo 18:6, napakalinaw ang nakasulat. Micron, walang pide yun doon. Huwag mong dadayan yung mga tao, kaibigan. Oh, sa Mateo 10, talatang 1-5, binabanggit dyan ang 12 apostol. Pero pansinin ninyo ito, Mateo 10:42, kahanay lang ng mga talatang nauna kung saan binanggit ang 12 apostol. Sabi dyan, at sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalag
o pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Kita mo? Sang-ayon ko naman kanina, di ba? Ikinapit yung mikron sa mga apostol. O ngayon, eto, talata, basihan. Ang pinatutunayan, o, parehong aklat, aklat ni Mateo. Ano, sino nagsasalita? Si Kristo. Ano sinasabi ni Kristo tungkol sa maliliit? Sa Greek, tugmang-tugma, mikron ang nakalagay dyan. Hindi pa yun. Napakalinaw niyan. O, isa pa, bibigyan pa kita ng isang aklat ninyo. Eto, dito sa aklat ni Jose, si Abriol, isa sa mga nagsalin ng kanilang Biblia. Ano ang sabi niya? Tungkol sa pagbibinyag? O, ang salitang binyag, sa page 57 ho ito ha, aklat na ano, ang katotohanan at buhay, ang aral ng Panginoon ayon sa banal na kasulatan at sa Konsilyo Batikano na ikalawa. O, konsilyo to. Kung saan eh, ah, ito na aral natin. Tawian yan ha, konsilyo yan. O, 57, ano sabi? Ang salitang binyag ay galing sa wikang Grego na ang ibig sabihin ay ilubog. No? Hindi ibig sabihin immersion, sprinkler, buhos sa noo. Walang ganun, my friend. Away itong sinasabi ng pari mo. Oh? Sino ang pakikinggan ng nakikinig na kapwa mo Katoliko? Ikaw? Na CFD? O yung pari mismo na kilalang kilala sa buong mundo? Ha? Ang binyag, sabi Mr. dyan, ay objection, pakibantayan na naman, mo. Interruption na naman. Na naman. Tinitira na naman ako. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Wala naman, Mr. Moderator. Wake up! Tapos na oras ko. Hindi po. Mamaya ka diba lang sabi yan. Ko, hindi. Namemersonal na eh. Ako, wala akong sinasabi kung ano yung ano niya eh. 2 minutes na lang yan, no? Please. Saka lang. Be silent. Moderator. Namemersonal na eh. Ano ho? Ito po, ito po. Yung sinasabi po niya, na pari mo, eh, pari mo naman po talaga yun eh. Kaya tuloy po ako namin. Ako yung tinutoko niya, CFD, yung pagka-CFD mo. Eh, di ako yung personal. O, CFD naman po kayo eh. Hindi naman yung pagka- Sasabihin ko ba hindi ka CFD? Unang-una, pakinggan mo, hindi ko dinadala yung CFD ano dito. Ano ba naman, ginugulo mo yung presentation ko? Ang sabihin mo. Huwag mo gugulungin. Ito po, ito yung... Hindi ko naman ginawa sa'yo yan kanina. Pamute. Ano ba naman yan? Pamute muna kayo. Atol muna ako. Diba ho, ang sabi ko kanina, wala ho muna mag-i-interrupt. Ako ang mag-i-interrupt pag mali ang sasabihin. Diba ho, yung pagkakasabi mo niya na pari mo, me. Ito po yun, sinabi niya po yun, nakasulat ang sa Biblia. Ang sinabi, inano mo naman ako, tinanggap mo naman na pwede ako mag-object, sabi mo, oo, kaya nag-object ako. No? Ikaw pero, mismo nagsabi, pwede ako mag-object. Opo, pero ang hatol ko ho, tuloy. Pati yung pagka-CFT ko, ina-atake niya na, pine-personal niya na, baka pwedeng... Eh, yan naman talaga position mo. Diba ikaw, CFD ka na humaharap sa akin? Hatol ko ho. Sabihin ko ba hindi ka CFD? Diba sinungalingan yun? Ito po, ang hatol ko po, ito po, ang hatol ko po, tuloy ang presentation. Mamaya, pagkiting ko yung pangalan mo dyan, maano kayo tunay mong pangalan, maano ka dyan. Sige, papangkiting ko yung pangalan mo. Pe-personalin kita. Subukan mo. Subukan mo. Kita mo na. Ganyan ka bang klaseng taong ka, debate? Takot na takot ka. Ganyan ka bang klaseng taong ka, debate? Moderator muna. Oh. Mula ang umpisa hanggang sa dulo. Basag na basag ka. Mga bro, tapos gaganyanin mo ako. Natakot ka ngayon. Kanina, nagkasundo na tayo. Usapang magkaibigan ito. Pero hindi maiiwasang masaktan ka kasi paniniwala mo ito. Hindi personal attack na i-compare ko yung paninindigan mo sa pari mo. Hindi personal attack yan. Ang personal attack na gagawin mo, yung banta mo sa akin. Huwag ganon. Baka gusto mong bumaba ang tingin ko sa iyo. Huwag naman ganon. Ikaw naman, ang ganda-ganda na usapan eh. Oh, sabi kasi ng pari ninyo, ang salitang binyag ay galing sa wikang Grego
Greek ha, ang sinasabi niya. Anong ibig daw sabihin nun? Na ang ibig sabihin ay ilubog. Sinend ko po yan sa ating live streamer. Pwede niya ipakita yan. May cover yan. Merong copyrights. Sino nagsulat? At buong page po ng aklat. Kaya hindi po pwedeng binayas, pinutol, o pinagtagpi-tagpi. Hindi. Yan po talaga nakasulat sa aklat. Pari po nagsabi niyan. Ikino-compare ko ngayon yung sinasabi mo. Sabi mo kasi may tatlong ritual kayo ng pagbibinyag. Immersion, sprinkler, at buhos. Yan sabi mo, di ba? Eh sabi ng pari mo, ang binyag, ang salitang binyag ay galing daw saan? Sa wikang Grego. Na ang ibig sabihin ay ilubog. Hindi po wisikan, hindi po buhusan. Ngayon, huwag ka sana masasaktan kung sasabihin ko, yung mga kapwa mo Katoliko, saan maniniwala? Sa pare o sa CFD? Huwag ka masasaktan sa bagay na yan. Ikaw naman, lalabs kita eh. Ah. Oh. Okay, sana okay tayo dun ha. Oh. Ngayon, pinakahuling banat, no? Para po sa mga nakikinig, huwag niyo namang atakin yung moderator. Meron tayong rules dyan. Sana ho, no? Huwag kayong mag-alala. I-request ko sa mga admin ng Debaters Convention, i-post nila yung rules dyan para maging aware po yung ating mga taga-subaybay. May rules po dyan. Tinatanong po kami dyan, kapag nabasa yung rules, kayo ba ay pasasakop sa rules na ito? Sasagot po yung dalawang debatista dyan. Ako at ang kapatid na natin bro, na si Melchor, sumagot yan. Sumang-ayon time na bro, yan. Time na bro. Okay, time dyan. Ako ang, ito. Nakikita nyo naman ho, may dalawang warning na si Michael, ka-Michael, at may tatlong warning si ka-Melchor. Kaya hindi po pwedeng sabihin na bias. Pero ganun pa man po, sana mabasa nyo yung rules. Moderator po ako, kaya alam ko po yung dapat kong sundan. Dumako na tayo agad dun sa cross-examination. 10 seconds ni kapatid na Melchor Manalili ng CFD. 10 minutes para hello. Hello. Naririnig ako? Naririnig ako? Clear na. Ayan, clear. Opo, clear. Naririnig po. Okay. Ang sabi mo, isa Kristan ka dati. Tama ba? Oo o hindi? Out of the topic, please, oh, moderator. Sinabi, binanggit mo yan. Ano binanggit po? Mo yan. Ito po. Binanggit mo yan. Ito po. Binanggit niyo po yan. Tapos nakalagay po dun sa rules natin na sa rebuttal stand ay pwede nang magtanong ng kahit ano. Ayun. Okay. Sige po. Sabi mo sa question ka, oo o hindi, dati. Out of the topic nga. Oh, pumayag yung moderator eh. Rule number 6, out of Mr. the topic are not accepted. Tama ba, moderator? Hindi, sinabi mo sa Kristan ka dati. Ganito po, sinabi niyo po kasi sa Kristan kayo. Sinabi niyo po, opo, didesisyonan ko ha, didesisyonan ko. Sinabi niyo po kasi kanina na sa Kristan kayo, kaya tinatanong po kayo doon sa kalaysay po ninyo. Opo, sige po. Ang gagawin ay, paulit na lang siguro ng tanong, tapos pasagot na lang. Ang sabi mo kangina, sige. Ang sabi mo kangina, sa Kristan ka ng simbahang Katoliko dati, oo o hindi? Yes, at mulat ako na may kap... Please, stop ka muna. At mulat ako na ang pagbibinyag sa Katoliko ay may kapalit na halaga. Maliwanag yun. Okay, ang tanong ko, kung ikaw ay totoong sakristan, ano ang ibig sabihin ng arancel bilang sakristan ka dati? Dapat alam mo yan dahil sakristan ka. Concern muna. Moderator, out sige of po. The topic. Yan na po ang out of the topic. Ko. Opo, yan na po ang out arancel, of the topic. Arancel, tungkol sa bayad yun. Sinasabi niyang bayad. Arancel yun. Ginawa ko lang ng Kastilang arancel. Hindi niya naintindihan, Mr. Moderator. Hindi out of the topic yun. Tungkol sa bayad, papaliwanag niya yung arancel dapat. Kasi ginamit ko lang yung sarili mo yung Kastila. Decision, please. Opo. Ganito po. Medyo lumalayo na kasi tayo dun sa pinaka-topic. Kasi bayad eh, arancel yun, no? Pagka ikaw ay bibigyan ka, may arancel. Ano, bilang isang Kristiyan, bilang sakristan, dapat alam mo kung ano yung arancel at ipaliwanag. Sige po, yun palang ibig sabihin nun, pasensya na, moderator, hindi alam yung salitang yun. Ayun. Nabanggit po yung bayad, kaya ang desisyon ko po, pasagot po nung tanong.
Ayun. So, ang arancel, no? Kapalit na bayad 'yan. Pera 'yan, halaga 'yan na mapupunta sa simbahan dahil gagamit ng mga kuryente, etc., property, bla bla bla. Pero nananatili may kapalit na pera. Sapat na ang handugan sa pangangailangan ng iglesia, kaya ang aral na yan wala sa Biblia. Hindi nagpasangil si Juan Bautista sa pagbabautismo na ginagawa ninyo. Next question. Okay, okay. Doon sa binasa mong ang insekta na sinulat ni ano ni Father, no? May umuugong moderator? Sa akin lang ba 'yan? Sino yung tumutukoy? Narinig ko. Stop, stop muna po daw lang. Ang gagawin po ay palinaw lang po ng connection kasi ano, may umuugong. Medyo garagal. Oh, may narinig sa background. May narinig sa background. Siguro dating gawi lang. Paring na lang ulit, siguro paring mo na lang ulit. Ay, hindi ako na ako pwedeng lumabas niyan kasi pag lumabas ako, ang hirap ko nang pumasok. Huwag naman ako puro lagi niyang pinalalabas dahil nahihirapan akong pumasok. Hindi naman ako papayag yung malalabasin ako. May ano eh, may garalgal kasi. Wala, may garalgal na. Wala akong garalgal na naririnig sa akin. Wala akong garalgal na naririnig. Oo dahil nga, pag ako lumabas, naririnig. Meron sa akin lang. Eh, ang lakas. Meron din sobrang sa akin. Lakas. Meron sa din sa akin. Sobrang lakas, promise. Ikaw mismo eh. Hello. Oh. Hello, mic test, hello. Mic test, hello. Ayan, okay na. Yan. Okay na, okay na. Sige po, okay. Paano po nung tanong? Nung binasa mo yung sa aming kunong sulat ni ng aming pare, sino yung tumututol? Yung binasa mo kanina, paki-remind mo lang uli sa akin, no? Marami yung akong sektang, binasa. Hindi, yung sa sektang ang katoliko. Ang binasa ko, siya ang inyong pakinggan. Hindi yan, yung isa, yung sa sektang katoliko. Ang katotohanan at ang buhay, ang aral ng Panginoon ayon sa... Hindi yan. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante. Yan. Ang tanong ko dyan, sino yung tumututol doon? Yung pare o si Felix Manalo ayon sa binasa mo? Doon sa binasa ko, sinaysay ni Juan Trinidad yung hanay. Mr. Moderator, categorical yung tanong ko, sino yung tumututol doon sa binasa niya, yung pare o si Felix Manalo? Opo, ganito po. Teka lang po, teka lang. Moderator muna po. Dahil categorical question po at ang ginawa niyo ho ay sumagot agad kayo, hindi kayo sumagot ng categorical. Bibigyan ko kayo ng warning. Tatlo na po ang warning nyo, ka Michael. Pasensya na at iyan po ang ating rules. Dadagdagan po natin ng isang minuto pa yung ating oras. 8:43 po ang magiging oras natin. Seset ko lang po, teka lang. 43. Okay po, start na po. Walang tumututol dyan. Kasi sinang-ayunan ng pari mo yan. Yung tindig na... sumasagot ako. Teka lang. Pwede ba? Teka lang. Wala naman ako sinasabi. Napaganon lang naman ako dahil naapakan ko yung isa kong... Sige, pag-reset na lang ang 15 seconds. Masyado ka namang nasasaktan. Naano ko lang yung... Ano ba naman itong si Michael? Masyado ka naman yata ang maramdamin. Basta makulig. Muntik ka lang madalas, ha? Muntik ka na. Gumanan lang ako ng konti. Nagre-react ka. Saglit lang. Grabe ka naman masyado ka namang... Masyado. Sensitive. Ito na ulit. Ang tanong nga, sino tumutol dyan? Sagot ko, walang tumutol dyan kasi sumang-ayon nga ang pari mo. Yung hanay ng kapatid ng Felix Manalo, puro malalaki na, hindi mga bata. Sagot ang pari mo, totoo dahil na hindi na sila ipinanganak na mga Kristiyano. Aminado yung pari eh. Walang tumutol. Mr. Moderator, kasasabi niya lang naka-record ang tumutol doon si Felix Manalo. Bakit ngayon sinasabi niya hindi? Ang tanong, sino yung tumututol doon ayon sa narinig naming lahat na nakikinig? Si Felix Manalo o yung pare? Narinig natin ko yan. Na. Akala ko na andun ka sa pare. Nandito ka pala sa kapatid ng Felix Manalo. Huwag ganun, Mr. Moderator. Comment na, nagko-comment na. Comment na lang. Ang linaw ng tanong ko, hindi mo nililinaw yung tanong mo. Kaya nga sinasagot ka lang maayos eh. Moderator. Hindi nagkaunawaan. Napakalinaw ng tanong ko, categorical. Sino yung tumututol? Hindi lang nagkaunawaan. Moderator.
Moderator. Moderator muna. dahil hindi nagkaunawaan, paulit ng tanong ng mas malinaw at paulit ng sagot ng mas malinaw. Go, tanong. Ayon sa aming narinig dito, mayroong tumututol dahil nakarecord dyan. Sino yung tumututol ayon sa sinabi mo? Yung pare o si Felix Manalo? Ayon. Ang sabi ng pare, tumututol ang Ginoo o Maginoo, ang kapatid na Felix Manalo yan. Ngayon, yung tutol ng kapatid na Manalo, puro malalaking tao daw yon, hindi mga bata. Sinang ayunan ng pari mo, page 44. Okay. Next question. Okay. Dahil tumututol si Ginoong Felix Manalo, ibig mo bang sabihin, nagkamali yung pare o si Felix Manalo ng pagtutol? Ah, walang nagkamali dyan. Yung tutol ng kapatid na Manalo. Categorical. Teka lang. May nagkamali ba sabi mo eh? Categorical. Walang nagkamali. Teka lang. May nagkamali. Walang nagkamali. Wala talang nagkamali. Bakit may tumututol kung walang nagkamali? O sige, ang desisyon natin ay next question. Ano? De, paulit ng tanong. Paulit ng tanong. Yung natin, pwede ba uminom ka muna ng tubig? Ang sabi mo, may tumututol. May tumututol. Pag mo sayang yung oras ko, okay. Sabi mo, mayroong tumututol. Sabi niya may tumututol. Ulitin ko ah. Sabi niya may tumututol si Felix Manalo. Yung pagtutol ni Felix Manalo doon, sino yung nagkamali? Yung pare o si Felix Manalo? Teka lang wala po, bago nagkamali. Sagutin. Teka lang. Categorical po yung tanong. Kung halimbawa hindi niyo masasagot ng categorical, next question na lang. O edi eto sagot ko, yung pare ang nagkamali. Bakit? Kasi aral ninyo, hanay mo kanina, may kasamang bata sa mga talatang bininyagan doon. Sabi ng pare, no, totoo, malalaki yung mga yon. Kaya nagkamali ang pare ayon sa aral ninyo. Okay. Okay, ano yung totoo? Yung sinabi mong walang nagkamali o meron ang nagkamali? Categorical. Pareho yun. Na, no? Oh, hindi, categorical. Hindi ko sinasabi siya lang. Teka lang. Ulit yung tanong mo. Nung categorical lang. Ang sabi niya kanina, walang nagkamali. Ngayon yung pare na. Alin yung totoo doon? Yung walang nagkamali o ngayon yung pare nagkamali? Categorical. Okay, sagot. Pareho nga yun. Palinaw naman. Teka lang. Categorical. Teka lang. Categorical tayo. Kung walang sagot, next question. Oh, the next question. Kasimple. Okay, Salamat. Anong talata na pinagbabawal ng Panginoong Diyos at ng mga apostol na huwag isasamang bautismohan ang mga bata? Meron ba o wala? Categorical. Meron sa diwa ng Biblia. Mateo, Marcos 16:15-16. Sumampalataya muna bago bautismuhan. Sabi mo kanina, tama yon. Hindi kayang gawin ng bata yan, my friend, ng sanggol. Di ba? Meron. Next question. Ang tinatanong ko, anong talata na hindi pwedeng bautismuhan ng mga apostol at maging si Kristo yung bata? No? Hinihingan mo ako kanina ng ganyan ng talata. Ibinalik ko ngayon sa iyo. Meron ba o wala? Meron ba? Meron nga. Mateo. Teka muna, nagtatanong pa ako. Teka muna. Teka lang. Meron bang talata na direct to the point na sinasabing huwag babautismuhan at huwag isasama ang mga bata sa pagbabautismo? Meron o wala? Meron! Marcos 16:15-16, sumang-ayon ka kanina, dapat mo nang sumampalataya bago mabautismuhan. Umamin ka kanina eh. Sa diwa ng talatang yan, meron. Hindi kayang gawin yan ng bata, ng sanggol na sumampalataya. Hindi. Umamin ka kanina, di ba? Hindi naman ako nagtatanong Mateo 16:16 eh. Wala akong tinatanong sa 16. Sabi mo, anong talata? Sumampalataya. Anong talata? Sabi mo, anong talata? Yung mga... Teka lang. Pakinggan mo, yung mga apostol. Moderator ulit.
Tinanong ho na ni Kamel Chor ko ng talata, sumagot si Kamichael ng talata. Kung oh, may follow-up kayo, edi follow-up mo. Resume. Okay, mababasa ba doon sa 1616 yung sinasabi kong pinagbabawal ba doon ng mga apostol at ni Jesus yung pagbabawal sa mga bata ayon sa Mateo 16:16, Marcos 16:16? Meron o wala? Oo, oh, yung mababasa? Terminong bata, bawal bautismohan? Teka wala. Lang, teka lang. Ayun, teka lang. Wala. Ah, okay, diretso naman. Meron o wala? Paliwanag. Oh, wala nga. Oh, okay. Paliwanag. Pwede magpaliwanag. Oh, 15 seconds. Ayun. Go. Oh. Ang problemahin mo yung pag-amin mo kanina. Sinulat ko, oh. Dapat sumampalataya muna. Dapat maturuan muna. Sabi mo kanina, hindi kayang gawin ng sanggol yan. Oh. Time. Tututulan mo yan? Unang-una, Mr. Moderator. Question. Okay, next question. Oh, sige, mamaya na lang ako mag-ano. Di ba may 5 minutes pa tayo? Oh, ang tanong ko, kapag ka ba ang isang bata sa kanyang bibig nakakapagpupuri sa Diyos ng perfect praise, may faith ba yun o wala? Pakiulit, pakiulit. Kapag ka ba ang bata nakakapagpupuri o nakapag-perfect praise sa Diyos, may faith ba yun o wala? Ah, meron kapag ka bata na kaya ng sumampalataya. Pero yung sanggol, kanina di ba inamin mo? Hindi kayang gawin ng sanggol yun. Uy, umamin ka kanina, Kuya wala. Mel. Ay, unang-una, wag ka muna, huwag ka muna magganyan. Ay, nagtatanong ka eh, wag mo akong ganyan. Wala akong sinasabing ganyan. Wag ka muna mag-side comment. Nakarecord yan, kao naman. Oo. Oh, pakinggan mo. Sabi mo, kapag nagpapapuri sa Diyos at may wagas na pananampalataya, na wagas na papuri sa Diyos, may faith ba yun o wala? May faith o wala? Oh, yung bata nga, meron. Kamero, yung bata salamat. Na may kakayanan ng sumampalataya, pero yung sanggol, di ba yung maming kakanin? Sumasagot ako. Oops. Oops. Ah, moderator. Okay, wala naman ako sinabi comments ah. Wala oops. Naman ako kinoment. Sabi ko, yung. May sinabi ba akong comment? Sinabi ko lang yung. Meron ba? Wala. Gasgas na yan. Kanina mo pa ginagamit yan. Sinasabi ko lang yung. May narinig ka ba? Oops. Ganito. Nagsalita ho si nagsasalita ho si Kamichael tapos nagsalita. Sinabi ko lang yung eh ano pa din yun? Interrupt pa din yun. Kaya warning one. Oh, walang problema. Sige, sige. Bigyan mo kahit na. Okay, so, another question. Another question. Yung bata. Kukunin ko muna yung 15 seconds ko, 'di ba? Ininterrupt. Wala pa. Another question na nga eh. Another question na nga. Mamaya na. Ininterrupt mo nga eh. Oh, moderator, yung ininterrupt, pwede ba ituloy? Yun naman, wala naman. Mamaya na 15 seconds. Tatanong ko. Pwede nga daw 15 seconds. Hello. Sige. Ayun. Yung bata, oo nga. Yung bata na may kakayanan ng sumampalataya. Pero yung sanggol, di ba umamin ka nga kanina, nakasulat sa akin, no? Hindi kayang gawin ng sanggol yan. Kalino na sagot mo. Time, next question. Kung mabasa ko na ang bata na maliit na pasusuhin, kaya mag-perfect phrase ng sanggol, letra por letra, kaya mag-perfect phrase ang sanggol, talo ka, ayon sa Biblia, babasahin? Letra por letra. Ano yung babasahin? Hindi, challenge ko sa'yo yan. Sabi mo, sinasabi taka ko yan. Wala ko sinabing lang, ganyan. Taka lang, moderator style. Hindi, ano yung babasahin nga? Ano yung hamon? Hindi, inamon kita. Ang sabi mo, uulitin ko yung premise mo, ha? Sabi mo, ang bata may pananampalataya dahil nakakapagbigay ng perfect phrase. Yung sanggol, walang kakayahan yan, inamin ko yun. Wala ko inamin na ganun. Ang challenge ko sa'yo, kung mabasa ko sa Biblia, yung mga pasusuhing sanggol ay mayroong kakayahan mag-perfect phrase ayon sa Biblia, talo ka, oo o hindi. Ano pa yung challenge? Basahin mo. Moderator basahin. Style. Ito. Oh, sige, ano? Sige. Ganito muna, ako muna. May challenge si Kamel Chor. Narinig mo naman yung challenge niya. Yung challenge niya ba ay tatanggapin mo? Yes, tatanggapin ko. Okay. At may condition din ako sa kanya. Sige, sige. Pwedeng marinig ko ang condition. Total, ang pinagtatanggol niya dito ay sanggol. Pagka may nabasa siya na yan ay paydon, talo na ako. Pero kung wala yung paydon dyan, aminin mo, talo ka sa sarili mong hamon.
Sige, Okay, tuloy ang natin. usapan natin, hindi tayo Ah, mag-ano teka lang, saglit. teka lang, Ngayon, umaatras ka. Teka lang. Saglit lang. Hindi ako umaatras. Hamon Hindi mo ako yan. umaatras. Ha? Hindi May ako sarili umaatras. kang Hindi ako kondisyon umaatras. eh. Magkukondisyon din ako. Sige, basahin mo. Teka lang. Pagka may tayo dun dyan. Sige, teka talo lang. na ako. Moderator pero pag muna, wala, moderator muna. Talo ka na. Moderator muna, moderator. Ang hamon ni Camel Chor, babasahin niya na yung mga sanggol na pasusuhin ay yes. perfect. Oh, may base perfect. Yun eh, base. Ano? Oh. Mm. Diba? Yes. Tapos hindi ang yung condition paidon. Naman, oo, ang condition naman ni ano ni Kamichael, payag siya. Paidon ang gusto niya, hamon. Basta paidon. Pero paidon yung gusto niya. Ano ba, okay. tutuloy ba o hindi? Okay, ang sinasabi niya kanina, ang tinatanong ko, tinatanggap ko yung hamon niya na huwag niyang hanapin yung Phaidon. Ang usapan namin hindi sa Greek dito ah, teka sa lang, teka babasahin lang. Ko. Huwag may condition ka. May condition kasi ng ayunan ko. May condition din ako. Oh, pag di mo nabasa yan, talo ka. Ba't ka aatras sa sarili mong hamon? Moderators muna, moderators. Moderator muna, moderator. Hindi ako moderator. Babe. Baby, moderator, oh, moderator muna. Okay. May oras pa tayo na 2 minutes and 57 seconds. Ngayon, kung hindi kayo magkasundo doon sa hamunan at tanggapan ng hamon, pwede nating ituloy ang tanungan. Ano ba? Magkakasundo o next question? Oh, ay, sige, ayaw niyang pumayag. Siya. Nagkakaroon siya na, hindi ako atras. Tatanungin kita dito. Tuloy mo. Sige, basahin mo. May paidon dyan. Talo na ako. Pag wala, talo ka. Hindi nga natin kailangan sa Greek dahil yung salitang teka lang, teka paidon. Lang. May panamon-hamon ka. Tapos ayaw mo ituloy. Nephion. Ang babasahin ko, Nephion. Nephion. Babes. Babes ang Nephion. Nababasahin ko, Nephion. Kaya nga. Ang hindi ham, paidon. Moderator, pasok yan naman. Sa'yo na ako dederecho. Moderator ah? Muna, moderator. Uh-huh. Sige, pa-ano muna ka, Michael, yung inyong object. Tapos, ayan. Bibigyan ko din ng panahon na mag-object si ka-Melchor. Sige. Sabi niya kanina, pag may nabasa daw ako, talo na ako. Sabi ko, deal, kung may mababasa siya. Pero sabi ko, since ang usapan dito ay sanggol, alam naman natin yes, ang sanggol sa Greek Phaidon. Sanggol. Sabi ko, yung babasahin mo, siguraduhin mong may Phaidon kasi nililigaw tayo sa English translation eh. Pag may Phaidon yon, okay. talo na ako. Pero kung wala, Mr. Moderator. Wala, teka lang, moderator, teka lang. Patapusin ano muna. Patapusin muna natin yung object. Moderator, pakinggan mo maigi yung hamon niya ha. Sinasaktuhan ko, hinahamon niya ako, deal. Nga lang, may condition din ako. Kasi ang paksa, binyag sa infant. Oh, yes, ngayon, infant. Kung mababasa niya yung talatang babasahin niya na may paidon, talo na ako. Kung wala, talo siya. Okay, ito, ito naman yung objection ko. Ang usapan namin, yung infant, yung babes na pasusuhin, no? Babes na pasusuhin. Pumasok siya ngayon sa paidon. Dahil ang nakalagay doon, pasusuhin sanggol, nepyon. Therefore, infant ang tinutukoy doon na pasusuhin. Talo siya pag nabasa ko na infant talaga na ang ibig sabihin sa Greek ay nepyon. Doon siya yung nangamon. Huwag niyang ikapit ano yung paidon. Ang paidon kasi sa children siya eh. Kumakapit. Ayun ang concern teka ko. Pasusuhin sanggol. Sabi okay, mo, walang take yan. Ito decision ko. Ito decision ko. Kung hindi din naman mapagkakasunduan ng hamon at pagtanggap, next question na tayo. Resume na. Di ba? Okay, basta next question. Ako, okay. ako, willing ako sa mga ganyan, ha? Ay, wait, pero, moderator, sige, sige, moderator, sana kung maghahamon siya. Okay, next question, ituloy next niya. Question. Next question. Tinatanggap po nga, basta infant ang tinutukoy doon, no? Infant, ibig sabihin. Kaya nga, basahin mo. Nephion. Teka lang, kung may paidon dyan. Talo na ako. Kung wala, talo ka na. Ang hinaha- ito. Hindi nakikinig sa moderator ang dalawang to. Ito, hindi nakikinig sa moderator ang dalawang ito. Bibigyan ko kayo ng isang warning. Hindi kayo nakikinig eh. Hindi, matatapos na. Okay lang, okay lang. Next question. Bromel, okay, tanong. Next question. Yung batang pasusuhin doon, makakapag-perfect phrase ba yun ayon sa Mateo 21:16 na mababasa? Oo o hindi?
Categorical. Ulit, 21. Yung babes na pasusuhin doon sa Mateo 21:16, nakakapagbigay ba yun ng perfect phrase ayon sa talata? Oo o hindi? Oh, teka lang at babasahin ko. Slap-tack-lack, Mr. Moderator. Oh, sagot. Hindi. Hmm. Bakit? Hindi. Ang sentence ay nasa kategoryang question. So, hindi binibigyan ng talata ng diin yung paniniwala mo. Sapagkat nagtatanong... Babasa natin sa Mr. Moderator, oops, pwede mo bang basahin? Moderator. Pwede bang basahin? Mateo 21:16, pakibasa. Hmm. Hindi, hindi pa, babasa ko lang sa'yo. Tapos ho na yung 16 minutes niya. Hindi pa ho, hindi pa tapos yung 15 minutes niya. Ay, 15 seconds. Patapusin mo muna. Oo, eh, bibigyan kita ng warning kasi nag-interrupt tayo. Oo, walang problema. Okay. Lang warning na ba yan? Maraming warning. Oo, oh, walang warning problema. Mm. Oh, 3 minutes. Padagdagan mo ng padagdagan, walang problema. Mm. Okay. Ako ang magtatanong, tutuloy sa moderator. Tutuloy 15 seconds ko. Oo, oh, tutuloy mo. Sige. Tutuloy mo. Ah, babawasan pala. Babawasan. Kasi ang nagtatanong, di ba, babawasan pala ng 1 minuto kasi may warning na tatlo. Mm. Oh, walang problema, walang problema. Mm. Mm. Ang gagawin pwede na bang basahin mo, Mr. Moderator? Babasahin ko, sige. I-stop ko muna ang clock, babasahin ko. Teka lang, di ba nang-interrupt niya ako? Pwede ba ituloy ko yung 15 seconds? Nasasatawan eh. Diyos ka po naman ito. Nakaano ka na nga ng 1 minutong ano, tapos ngayon may 15 kaya seconds nga, ka pa. Kaya ka nga nabigyan ka ng warning. Ininterrupt mo yung 15 seconds ko. Mag-isip-isip ka naman. Moderator. Mag-isip-isip ka naman. Moderator muna. Dahil interrupt yun, sige, pagbigyan natin ng 15 seconds, tapos mag-object ka pagkatapos. Ayan. Okay, go. Sa talata, Mateo 21:16. Nasa kategoryang nagtatanong. Walang sagot eh. Nagtatanong, brother. Hindi binibigyan diin na yan nga ang ibig sabihin. Next question. Okay. Pwede bang mabasa mo kung hindi binibigyan diin yung mga bata doon sa sige, sa pwede. Sinabi ni Jesus na nasusulat, pwedeng mabibigyan ng diin na nasusulat. It is written, di ba? Sabi niya. You have not sige read po out, no? Hindi mo ba nababasa? Sabi ni Jesus. Ano pong talata? Diba? Ano pong talata? Babasahin ng moderator. Sa kasulatan to, Mateo 21:16, sabi niya hindi raw binibigyan ng diin yung mga bata daw doon o yung mga sumususo sige na hindi po, nakakapagpupuri sa Diyos. Pakibasa. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Kita mo na. Mayroong wala okay, doon, Mr. Moderator. Ang hamon ko, mayroong bang pagpupuri doon na sinasabi si Jesus sa mga sumususo? Oo o wala? Sige, sagot. Oo. Teka lang. Teka lang. Bakit moderator? Sige. Hindi, bakit ako nagtanong sa'yo. Hindi moderator yung tinatanong. Oo, oh, kaya nga. Sa'yo ko tinatanong. Hindi sa moderator. Oo, oh, yan na. Tinatanong sa'yo yung nabasa natin. Tinabasa mo na nga sa moderator. Moderator pa tatanungin hindi mo? Hindi ako ang sasagot. Hindi ako ikaw nagtatanong tinatanong sa moderator. Ikaw ang tinatanong. Nililihis mo na naman. Sasagutin ikaw kita. Oo, oh, sige, sagot. Ang gagawin ay sasagutin. Ganun. 15 seconds. Categorical muna, Mr. Moderator. Oo, oh, categorical. Oh, yun. 10 seconds. Oh, ano yung categorical mo? Kita mo na, hindi nakikinig. Tapos ngayon, patatanungin na naman ako. Sige, stop the clock. Stop the clock. Tambira eh, ang gulo mo kasi. Pinabasa mo sa moderator. Ngayon, habang kausap mo moderator, nagtanong ka sa moderator. Sino ba ka? Nung nag-react ako sa iyo, bakit sa moderator mo itatanong, ang palusot mo sa akin mo itinatanong? Warning. Sino ba ka debate ko? Moderator mo ikaw. O, may warning ka na. Ako na naman warning. Kasama, hindi naman ako nag-object. Kasama rin yan. Ano ka ba? Sige, huwag nga kasi kayong mag-usap. Moderator muna. Tandaan po natin, ang moderator nakikinig po sa pinag-uusapan. Uulitin ko ha, 56 seconds na lang po ang natitira. Ngayon no,
I-stop ko ang clock dahil hinihiling ni Kamaykel na paulit ang tanong. Kaya in-stop ko ang clock dahil siya ang humihiling na paulit ng tanong. Ngayon, ulitin mo tanong mo, then i-go ko ang oras na ito at sasagutin ni Kamaykel. Ulit ang tanong. Ayon sa mababasa letra por letra sa Mateo 6, tuwiran bang sinabi ni Jesus na mula sa mga bibig ng mga sumususo ay mayroong perfect praise? Oo o wala? Mayroon o wala? Teka lang. Pasagot ho ka Michael ng meron o wala. Tapos sagutin nyo po o paliwanag nyo ho ng 15 seconds. Sige po. Oh, yun. Very good. No? Merong nabasa sa talata ng Biblia, malinaw, ngunit mali ang unawa. Bakit? Sasalin nila, napakalinaw. Yung terminong iyo, doon, sa pinabasa natin na dating salin, hindi ang main source, time. Ay next mga question. Sanggol. Okay, okay. Yung bang babes ayon sa 21:16 ayon sa Greek nepion oo o hindi? Yes, no? Napakalinaw niyan. Pero yung nabasa mo diyan sa talata na terminong iyong na ang main source niyan ay mga bata sanggol, wrong. Tignan mo mabuti, okay. Salin ninyo. Hindi mga sanggol yan. Okay. Yung kung hindi mga sanggol yan, sino yung sumususo dyan? Ayon sa wikang Greek, telasonton. Si, kung hindi sanggol yan, sino yung sakling na telasoston na tinutukoy dyan? Kung hindi yan sanggol, sino? Last answer. Oh, makinig ka. Okay? Yung sumususo, sa sanggol tumutukoy yun. Pero yung terminong iyong nilubos ang pagpupuri, check mo sa salin ninyo. Maliunawa mo, hindi tumutukoy sa sanggol yan. Pilipit kang tao. Next check question. Check mo sa salin mo. Time na. Kalinaw. Grabe, pinagpap. Sige, tuloy na natin agad. Dere-derecho na si Ka Michael na 5 minutes na para sa'yo, para sa konklusyon. Start na agad. Wala nang tanongan nyo, no? Wala nang tanongan. Opo, wala na po. Okay, start salam. Now. Ayan, sa kabuuan ng presentasyon. Teka lang. No objection na po ito, ha? Conclusion na po ito. Timer starts now, come on. Start now. Ayan, very good. Di na kasi ako nakatingin sa screen mo. Dito na ako sa mga Bible ko. Na kung saan ang nagsalin ay mismong mga Katoliko para maging fresh sa inyo, ah. Para maging fresh sa inyo. Makikita natin ang pandaraya nitong ating kaibigan. Mateo 21:16, ang unawa niya, yung mga sumususo daw na sanggol, yun daw ay nakapagbigay kapurihan sa ano? Nakakapag-provide daw ng faith, nakakapagluwalhati daw, oh. Teka lang, may salin kayo. Yung iyo doon sa dating salin, kanino tumutukoy yun? Sa sanggol ba? Wag mo dadayahin tao. Eto, basa tayo. Unang salin, Biblia. Biblia ng sambahayang, anong tawag dito? BSP. Biblia ng sambahayang Pilipino. Sabi dito sa salin ninyo, pakinggan mo maigi, ha? At sinabi kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Question mark. Sinagot sila ni Jesus, oo. Hindi ba ninyo ito nabasa? Question mark. Sa bibig ng mga musmus at sanggol, inilagay mo ang ganap na pagpuri. O tinan mo, sa salin ninyo, hindi na iyo ang nakalagay. Kagaya ng ginamit mo. Ang nakalagay na, inilagay mo. Hindi sanggol at tinutukoy dyan. Yari ka na. Ha? Bigyan pa kita yung isang talata. Huwag mo pipilipitin yan. Nako naman talaga. Abriol. Abriol na salin. At winika nila siya sa kanya. Narinig mo ba ang sinabi ng mga ito? Question mark. Sinagot sila ni Jesus. Oo. Hindi ba ninyo nabasa kailanman na mula sa bibig ng mga bata at ng mga pasusuin ay gumawa ka
ng papuri. O, yung iyo, sa dating salin, na ang unawa mo tumutukoy sa mga sanggol, sa salin ninyo, tinapatan ng terminong ka. O, kanino tumutukoy yon? Ay, hindi na sa sanggol. O, sabihin mo munang mali itong si Abriol. Hmm? O, tandaan ninyo, sa page 34 nang siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko. Page 34, ang binasa natin, ang kasalanang katutubo ay isang hiwaga na ating banal ng pananampalataya at hindi natin nawawatasan at hindi natin naiintindihan. Pananampalataya niya yan, ha? Hindi niya naiintindihan. Pero ang lakas mong panindigan niyan dito. Oh. Sa page 168, ganyan uli, sa aklat na yan, hanggang sa 169. Oh, didilaan, dalawayan, aasinan, pambira, maawa kayo sa bata. Page 40, kanina, sabi niya, oh, sino nagkasalungatan doon? Oh, sa page 43 and 44, yung hanay ng kapatid na Manalo, tama yon. Sinang ayunan yon ng pare. So basically walang nagkamali doon. No? Pero categorical pinilit mo ko, ah, yung pari nagkamali. Bakit? Kasi aral ninyo, hinanay mo pa kanina sa sambahayan na binautismuhan ni Apostol Pablo, may sanggol doon, may bata doon. O di ba nagkamali yung pari ninyo? Sabi ng pari ninyo, ah, walang mga baliliit na bata doon, puro malalaki 'yon. Sabi mo naman, ah, may bata doon. O di nagkamali yung pare, hindi sa Biblia. Hindi rin sa hinihanay ng kapatid na Manalo. Kundi sa aral ninyong mali, dyan siya nagkamali. Kaya, kung ang categorical, nagkamali ba siya? Yes, sa aral ninyo. Wala ba nagkamali sa kanila? Yes, walang nagkamali sa kanila dahil nakasulat sa Biblia. Walang mga bata doon, puro malalaki ang binautismuhan doon. Ano pa? Napakasakit namang isipin, oh, kapatid, umamin ang inyong pare. Sinabi niya, napakalinaw eh. Sabi niya, ang binyag ay galing sa wikang Grego na ibig sabihin ay ilubog. Ano ba ginawa mo? Sabi mo, ah, may tatlong klase yan. Ano yan? Immersion, sprinkler, buhos. E ni isa doon walang tumama sa sinabi ng pare. Time. Sige po, huwag na nating patagalin. 5 minutes, conclusion. Camel Chor Manalili ng CFD. Start now. Salamat. So, hindi niya pinakita kung saan niya binasa, no? Siya po ang nagkamali ng interpretation. Ito po yung Biblia ng Sambayang Pilipino. Mga kaindi, baka madaya kayo ng taong ito, no? Ang sabi dito, no? Si Jesus mismo ang naglagay, hindi yung mga ano, no? Sabi niya, sabi rito, no? Huwag po kayo magpapadaya, gaya ng sinabi ko, kahit sinulat ni Abriol yan, basahin po natin yung konteksto niya, no? Huwag kayo magpapadaya, gaya ng ginagawa nitong si Michael, no? Ito po, meron ako, pinapakita ko sa inyo, no? Ito, huwag kayong magpapadaya. Ang sabi dito, no? Sabi rito, pakinggan nyo, sinagot sila ni Jesus, oo, umamin na si Kristo, oo, hindi ba ninyo ito nabasa? Si Kristo sa bibig ng mga musmos at sanggol, ang sanggol mismo sinasabi, inilagay mo ang ganap na papuri. No, wag po kayo magpapalinlang diyan sa taong iyan, no? Ginagamit yung ating mga salin, hindi niya pala naiintindihan. Ito pa yung kay Abriol, ayan, no? Basahin din natin, no? Kailangan meron din kayo, doon yung makikita yung pandaraya ng taong ito, no? Para lang gamitin yung ating mga gamit, gumagamit ng pandaraya. Akala siguro nito wala tayong mga ganito, no? Basahin natin. Ito ang sabi, narinig mo ba ang sinasabi ng mga ito? Sinasabi ng mga ito, no? Sumagot sila, sinagot sila ni Jesus, oo, hindi ba ninyo nabasa kailanman mula sa bibig ng mga bata, mula mismo sa bibig ng mga bata? At mga pasusuhin ay gumawa ka ng papuri mismo sa bibig ng bata. Nakagagawa ang Diyos ng papuri mula sa bibig ng mga sanggol, no?
Si alam ng Diyos yun. Dahil siya yung gumagawa, yung tinatawag na innate. Huwag kayong magpapalin lang sa ginagamit niyan dahil hindi nila alam yung konteksto niyan. At yung binasa niya kanina, wala pong sinabi doon yung pare tungkol sa maliliit na bata. Malalaki talaga yung bininyagan doon. Atin yun at huwag kayong magpapalin lang sa INC na ginagamit yung imprimatur at nehilusap pero mali naman yung kanilang exegetical context. No? No, yung hinahamon ko siya, gumawa siya ng paraan, lumusot pa doon ang hinahanap. Ang sabi ko, pasusuhing sanggol na mababasa doon. Ginagamit niya yung Paidonian children, no? Doon natin makikita kung paano itong mga iglesia ni Kristo na to sa katao ni Brother Michael ay magpalusot ng magpalusot. Kanina, umamin siya na may ang seremonyas ng pagbibinyag. Oo, sabi niya, seremonyas ng paglilinis ay pagbibinyag yun o bautisma. Nung nabasa ko, no? Nung nabasa ko, kung ano-ano na yung pinaratag, no? Ginamit pa yung kay Abriel, totoo yun, no? Walang problema doon. Pero ang sa akin, may nabasta na umamin siya ang seremonyas ng paglilinis ay pagbabautismo. Kasama yung mga sanggol, umamin siya, oo daw na ang seremonya. Kaya mga kaindi, huwag kayong magpapadaya dito kahit gumamit ng mga libro natin yan, hindi nila naiintindihan. Bakit? Sila mismo ang gumagawa ng pakahulugan noon, pero dapat tayo ang magbibigay ng kahulugan noon dahil atin yon at hindi sila. Ang ginagawa ng mga ito, na sila ang nagbibigay ng interpretasyon sa sarili nating salin, no? Wala silang salin kahit isa. Bakit hindi sila gumawa? Bakit namumuha sila ng salin natin na may karapatang magsalin? Eh yung mismong mga Katoliko. Hindi sila. Dahil pag sila ang nagsalin, mamaliin nila yung konteksto, no? Naghanamong kangina, wala daw pananampalataya yung bata. Nung nabasa ko kung ano-ano na lumusot, no? Lumulusot dahil napaso, no? Ang ginagawa nito, personal attack na, no? Kung ano-ano nang inaatake sa akin. Kaya dito ako natatawa dito, no? Kaya maging aware kayo, no? Kung ito ay marunong mandaya, dapat yung mga librong ginagamit nito, bubuksan nyo rin. Akala niya wala akong kagaya ng kay Abriol na ginagamit. Ni hindi niya nga maipakita dito yung mga ginagamit niya. Meron tayo mga sinasabi niyang mga librong gano'n, no? Tingnan niyo po, basahin niyo pong buong buo yung binabasa niya kay Abriol at doon sa mga libro ni Abriol. Hindi po gano'n yung exegetical context na kanyang ini-interpret sa sarili niyang pamamaraan. Ang dapat mag-interpret nun, tayong mga Katoliko, dahil atin yun. No? Magising tayo sa katotohanan, no? Yung sabi niya sa Christian siya, tinatanong ko siya kung ano yung aransel, umami naman siya, yun daw ay gamit para sa mga bulaklak, sa mga gagamitin. So umamin siya, doon pala napupunta yun, no? Umamin siya, baka sinasabi niyang bayad. Umamin siya sa Christian siya, alam niya, ginagawa niya lang palusot yung bayad. Umamin siya, salamat. Time. Salamat. Time. Salamat. 1 minuto para sa pagpapasalamat ka, Michael. Yon, unang-una, syempre, thank you. Hindi lamang sa aking kadebate, moderator, recorder, live streamer, at supporter, no? Maging sa mga kaibigan nating Katoliko dyan na nanonood, no? Handa ako magpatanong. Sige, pumasok kayo, i-open ko yung room. Isusend dami ng link. Diyan mismo sa Debaters Convention ipopost namin. Para makapasok kayo, makapagtanong kayo ng personal. Kasi alam ko, naging mainit talaga yung debate. Sobrang init. No? Pero magkagayon, no? Huwag ninyong ipagkakamali na ang debating ito'y usapang magkaibigan. Normal na may masaktan, normal na may magtaas ng boses. Alam na ninyo yan. Pagbibigay diin. Pwede ba? Sige, ayan. Sige. Patuloy ko lang, ha? At kung gusto ninyo, no? Kung wala kayong salin na yan, bibigyan ko kayo. Sesendan ko kayo. Time. Isang minuto para sa'yo, Camel Chor. Isang minuto para sa'yo sa pagpapasalamat, Camel Chor. Start. Okay. Now.
Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, kay Iglesia Man ni Cristo yung nag-comment, kay Katoliko Man, maraming maraming salamat sa inyo. Suportahan niyo po ang DevCon na ito para po ito sa paglilinaw para sa ating mga pinananampalataya, no? Inulit ko po, bumili po kayo ng mga libro natin na tayo po ang mayroong karapatan na mag-interpret ito at hindi yung ibang hindi may-ari nito, no? Kaya pag sila po nag-interpret, natural, sasarilihin nila interpretation yun, hindi yun ang interpret na ating simbahan. Kaya maging aware po tayo, bumili po tayo ng mga libro na ginagamit nila na may lobstat natin upang makita natin kung ano talaga ang exegetical context ng sinasabi ron. Maraming maraming salamat kay Bro Russia sa lahat ng mga nandito at nakikinig, no? Maraming maraming salamat sa inyong lahat at nawa hindi lang ito ang ating hanggang dito yung ating pagkaibigan hanggang doon sa time na tayo ay haharap na sa trono ng ating Panginoong Diyos, no? Maraming maraming salamat at muli pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Viva Iglesia Katolika. Time. Moderator naman, talagang napakainit talaga ng laban na ito at siguro mas masarap itong laban na ito kung nagtitimpla tayo ng kape habang nasa Magdang Debaters Convention, you know? Tapos sa pag pinapawisan ka na, pumasok po kayo dito at para maipagtanggol niyo po ang kanya-kanya po nating pananampalataya. Yun lamang po at maraming salamat sa kay Kamichael ng INC, kay Camel Chor ng CFD at syempre sa moderator at maraming salamat sa mga nandito sa GC at maging sa comment section. Yun lamang po. Okay, mag-a-announce lang kami ng konting announcement dito sa Debaters Convention. Meron kung gusto nyong abangan, meron kaming debate sa Sunday, Bro Alvin Gitamadok versus Islam, si Mushib. Meron din kaming debate sa Monday, 8 p.m. pa din, Fernando Camacho ng SDA versus Islam, si Ronnie. At saka sa Tuesday, ganun pa din, Brother Roddy ng Islam versus Fernando Camacho. Bro Russia. Yes. Total naging mainit ang ating yung sa debate akin, nito. Yung sa akin. At sobrang dami nating nanood. Okay, so yung nag-post na yung isang admin yung link daw ng ating live na sa Debaters Convention lang, na pwede na sila ituloy pumasok. Ko lang, bro. Sa ano? Itutuloy ko lang yung ating announcement no? Sa mga upcoming debate. Meron kami yung debate. Uulitin ko kay Bro Mel. Kailan nga yun, bro? Sa Sunday. Sunday is kay ano? At saka yung kay Ronnie. Set mo na rin ako kay Ronnie. Okay. Kay Ronnie. Sa Sunday. Si ano pala, meron din tayong debate sa JW. Si Maricel Moncada ng JW versus Dennis Carillo ng SDA. Saturday yan, January 22. Yan, 4 p.m. to 5 p.m. Meron din tayong debate from kay Yolanda Alarce ng RCC versus Perry Platypus Unitarian. Trinity is Biblical. Sunday, February 17, 6 p.m. naman yan. Meron ding debate sa Friday kay Alvin Paden versus Islam. Napaka maraming topic kasi yung Islam, naglatag sila ng napakaraming topic. So kung gusto nyo ding ganon, pwede kayong maglatag kahit 5 or 10 topic. At Mr. Moderator, excuse me, dapat lalagyan mo rin ng pang-counter sa Quran nila. Huwag yung puro sa atin. Parang nakita ko yung topic nila. Gusto yes, nila, yes, yes. A-atake lang sila, didepensa lang tayo. Yes, yes. Dapat kung lalagyan nyo kasama yung Quran nila. Yes, yes, yes. Meron nga, oh. Ano, so kung na pag-agreehan, pupwede naman. So yun yung mga announcement namin. At kung meron pang iba, ipopost namin sa Debaters Convention. So dito po nagtatapos ang Debaters Convention Live. We're out.